Hey guys, good afternoon. We are back and I think our panelists are ready. So thank you guys for tuning in again for another session of our FB Live series. So for this afternoon, we are going to talk about plant art. So every artsy, fartsy stuff that you can do with your plants. So that, you know, we can elevate our collection, we can beautify our homes. So in a few minutes, in a few seconds, I'm going to introduce to you our panel. Pangit pala pag may salamin. Our panel. So before we do that, let's just give some shout out from our avid viewers. Ma'am Dorothy of the Succulent Club Philippines, thank you for watching. Miss Maricar Ponce, thank you for watching. John Joseph, thank you. Marion, Melissa, Christian. Christian, see you tomorrow for the Astonishing Astrophytum series. So one of our panelists is Christian De La Cruz. JC Makios, thank you. Iron Fortnite 59. Thanks for watching. Doc Jeanette, you're here again. Thanks for watching. Hi, Tim. Hi, Miss Janet. Hi, Ma'am Marie. Alan Benson. Ayan. So let's start. We have more or less 56 viewers from all the shares that you guys did. So thank you so much. Keep on sharing so that we can share this hobby to everyone. I think for this episode, we are not going to be very specific with cactus and succulents, but all the plants, indoor plants, ornamental plants in general. Okay, so let's start by introducing our panelists. All the way from Amadeo, Cavite, please welcome Ms. Jen Veron De La Cruz. Hi! Kumawa ka, guys. Yes, good day, everyone. Yeah. So, Ms. Jen of My Piece of Earth and Arte Cultura. So, yes. Gov, tinatawag naman siyang Gov. Later ko na explain kung bakit. So, yun. So, Ms. Jen, can you tell our viewers about you? What? Again, I'm sorry. Wala. Can you tell our viewers something about you? How did you start your plant hobby? How did you get into plants and things? Okay. Hi again. I'm Jen De La Cruz. I started collecting cactus and succulents way back 2016. And then, saka ako nag-move sa Tilansya. Na-meet ko yan sa nag-join ako ng mga groups and eventually yan naging speaker na rin katulad ni Jello. Yan lang. Pero sa ngayon because of COVID, I'm staying here in our farm, South Maya Farm in Amadeo, Cavite. Ayun, thank you so much, Gov. So, madaming mahaba pa yung chikahan natin. Yes. Although may hard stop si Gov. Okay, so let's move forward all the way from Baguio City. Please welcome Kiko Villalba. Hi, Kiko. Kiko, can you hear us? Hi, ayun. Hello. Good afternoon to everyone. Ayun. So, safe tayo lahat. Oo nga. So, Kiko, yes, just, I can hear you. Can you hear me? Yes. Narinig niyo ba ako? Yes. Yes, we can. Sa akin wala si Miss Jen Ojo kanina. Baka na wala okay. Wala lang. Ayun. Okay, so Kiko, can you tell us something about yourself? I'm single and ready to meet. Yeah! Yan, ako matay tayo dyan. Usapang plants pa lang ngayon. No? I've been collecting plants for ano na. Tagal na, since high school. So, bata pa lang start na ako nag-collect ng... Actually, first love ko talaga mga indoor plants. Tapos parang mga 5 years ago lang yung mga succulents and cactus. And, kumbaga, ito yung mga first love ko. Yung nakapalibot sa akin. Yan.
Yeah, super ganda ng background. Nakaka-pressure ang ating mga ang ating mga panelists today. Okay. So, let's welcome all the way from the Botas our resident speaker for resident this garden. Speaker. Please welcome Wilson Angel. 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 Sa mga background Angel. Nila. Angel. 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 So wala akong time na gumawa ng ganyang katulad sa kanila. Pero ang ganda ng background nila. Oh, effort ka nga. Oo, ayun. So, Wilson, tell us something about yourself daw para sa mga new viewers natin. Sa mga yes. newbie na ko. Para sabi mo mga resident na ako, kailangan ko pa bang mag-introduce. Okay, so guys, I'm Wilson Angel. Again, sa mga bago pa lang na hindi nakakilala sa akin. Yun, sabi nila, nag-start sila bata pa. So, ganoon din ako. I start planting. And, sorry, nung bata pa ako. So, nag-start ako elementary or mga ganun. Pero, hindi ako into cactus and succulents before. Like, sabi nila kasi dati, di ba, parang ang ano natin, mga indoor, ornamentals, ganyan. And then, na-introduce sa akin yung CNS. Sabi nga ni Jero, hindi naman CNS lang yung pag-uusapan natin, di ba? So, na-introduce sa akin yung cactus and succulents 2016. And then, ayun, since sabi nga plant art yung pag-uusapan natin, di ba? First kong sumali ng dish garden, it's I think yung high school. So yun yung first time ever ko na sumali. Tapos we won the sa school, first place, and then inter-school. So ayun, siguro doon nag-start na i-develop pa. Pero pagdating ng college na wala na, bumalik na lang ako ulit nung itry yung ano ko. Yung luck ko na marunong pa pala akong gumawa siguro nung sumali ako ng organization ng Cactus and Succulents. So, yun. And then, yun, tuloy-tuloy na hanggang sa na-develop na ulit yung tinatago na talent siguro. Ayun lang. Ayun. Thank you so much, Wilson. And our last panelist all the way from San Pedro, Laguna. Please welcome Chrizzy Nullar. Hi, Chrizzy. Hi, everyone. My name is Chrizzy. Hi. Hi, everyone. So, So tell us something. Tell us something about you, Chrizzy. So, I actually started doing my cactus and succulents 3 years ago. I work in a BPO, so definitely the stress level is really there. That's the reason why I got into the point of starting collecting cactus, especially on the columnar side. If you're going to look at my background, I have material cactus, geometric sans, cotal, and the other one on the other side. Euphorbia indens. So these are my collections in the last 3 years. Now I'm starting to collect cactus fibers. So that's where my cactus succulents were started. Ayun, thank you so much, Chrizzy. So guys, yun yung Tepo. Sila ang ating mga batikang guests and artists. So if you've seen the pictures, one hour on the start of this live, ayun, yun ang kanilang mga masterpiece. So basically, what we are going to tackle for this afternoon is all about plant styling, plant staging. Kiko will give us some insight on pottery. Wilson is going to show us dish gardening and upcycling. Talaga ba? And then, so, mga ano to, guys? Parang kakasabi mo lang yan ngayon, ah. Mga 5 hours to. yung isang pinapatuyo ko sa piano na pottery. Oo, parang kasasabi lang ni Jero, no? Impromptu lahat to. yes, ang makasalanan. Yes, based sa mga background nila. And then, he's going to teach us about plant photography. Kasi if you would see, ayun, nakita ko kasi si Chrizzy,
Just to give you a background, itong mga to, hindi ko talaga sila friends. Si Jen, si Kiko, si Wilson. Hindi masyado. Ayun. Si Chrissy, lately ko lang siya na discover. Nakita. Talent manager. Oo. Ang ganda mga pictures na sinesend niya, na pinupost niya. So parang talent manager ka pala, Jello. Ano? Oo. In talent case, wala manager. Pa. Taga-discover ng mga thank you. Ano. Ayun. So, i-visit niyo yung IG feed ni Chrissy and we'll talk about it more in a little while. But to start our discussion, by the way, feel free to put in your comments if you have questions. So, just a few more shout-outs. Andrew, thank you for watching. Pierre, Honey. Honey, sorry, we don't have a YouTube link, but you can share the post or the live from Jello Sanctuary FB page. Ayun, so puro daw tayo tawa, nagagalit na si Doc Danette. Doc. Hi, Doc! Ayan! Number one so, fan. Oh, ayan. So, Chrissy, si Randy daw. Idol mo, idol ka. Ayan, so let's start. So, let's start siguro with Gov, Jen. Jen is going to... Oh, Miss Maisha, pa-shout out daw. Ayan, Jen is going to take us a tour into the world of what she calls arte cultura. Okay? Yeah. So basically, on different knickknacks that you can use to style your plants and to style your home. Also, Jen is specializing in filanthropy. So most of the things that you're going to see on her presentation is going to be using Filantia. Okay, so go. Yay. Let's start now. Okay. So, paano ba to? Natutulala ako. please show our slides. Slide. Naisip ko na kasi para 5 hours. No. 2 hours lang tayo. Ayan. Yeah. Sorry. Nandito na ako sa agad sa slide. Yan po yung rotonda ni Ate Jen. Yan yung Ay, grabe. Yun yung okay, rotonda let's nila. Ayan. So guys, let's start. If you have comments, feel free to put in your comments on the comment section of our live stream and then we'll put it on the screen. Okay. So Gov, can you tell us more about these collections that you have here? Yes, okay. Bigyan ko muna ulit kayo ng background about me. I'm actually a teacher, former teacher. So when we transferred here sa Cavite, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So I became a stay-at-home mother and wife. So wala akong naiisip ko ano kung pwede kong gawin kasi pinag-stop nila ako to work kasi wala akong magbabantay ni baby. So with yung kahitigan ni mother-in-law in styling sa house at yung gardening niya, naindanyo ako into gardening and collecting. So I started with yan, tiny dish gardens kasi hindi ko kaya yung ginagawa ni Wilson. So yun. So, nag-start ako doon sa propagation kasi yung mga common sa leaf propagations, yan ang ginagawa ko. So, next slide, please. Papakita ko lang sa inyo yung mga yan, yung mga una kong ginawa. Kung makikita mo yung mother of millions, yan, next pa, please. Yan, propagations ko lang yan, ng jelly beans. So, yun lang ang kaya ko talaga kasi masyadong madami na yung, wait, nawala ako. Yan, propagations ko din yan ng mga ng iba ko pang collections. Okay, next please. So makikita nyo, nag-start talaga ako sa mga tayo, mga gymnocalycium. Yan ba, ang start ko talaga yung mga succulents na ghost plants. Hindi talaga pa ako yung mga rare plants kasi wala pa akong pambilingan. At hindi pa masyado talagang uso yung online selling. So I will have my plants pag pumunta lang ako sa QC sa Cedar Hills or sa QC pag may shows. So, next slide, please. Yan.
nag-try na ako na magkaroon ng ganyang mga styling through yung Good Morning Cactus, isa siya sa mga online Facebook pages sa California. And then I tried using spam cans and yung mga cans kasi maganda yung loob niya, hindi siya kagad nagkakalawang. So yan yung mga inspirations ko para dyan. And then next slide please. Yan. Pati kahit anong bigay ng mga friends ko, yan, bigay yung lalagyan niya, yung tin can, was given to me by Jello, yung chocolate cake. And then yun, nilagay ko na. And then I have the articultura na. Am I fast? Yan. So, let's have articultura. Ano ba yung muna yung articultura? Sorry for the dogs. Yung articultura is simply staging or styling tilansya. Kung puput natin sa perspective, kwa lang siya, parang dish garden. Pero ang ginagamit natin is air plants. Ang air plants kasi nakakatuwa, you can have the versatility or the uniqueness of the air plant in any of the vessels that we can have or we can think of. And then, let's have the arte cultura. Arte means art or the way of expressing ourselves or the creativity and imagination, where horticulture is the culture of plants for food, comfort, and beauty. So that's articultura. So simply, it's expressing your creativity using plants as your medium. So pwede nating maging lifestyle yan, like me, I use it as home decor pag may visitors, or pag magsaselling para mainganyo naman yung mga mothers like me, yung mga plantitos, to use air plant too in decorating their homes and gardens. Like that, yun yung mga una kong designs. Actually, nasa akin sa bonsai pot. Nilagay ko lang yung mga plants, air plants. And that's a bulbosa. Yun yung one of the favorites ko nung mga una kong ginawa. Next slide, please. Yan, stop muna tayo, Zella, dito. Magkukwento muna ako. Kasi since wala naman akong driftwood around, baliktad kasi ako, I use the air plants in that tree or what you call that, madre de cacao or cacoate. Yan. So, naisip ko, paano kaya gawin parang mga mala-jungle yung simpleng cacoate para maging yung mga visitors, para may ano yung, mapag-usapan para maganda naman. So, yan, yung mga nilagay ko, yung mga una kong mga plants, yung capitata yellow, at, what is that? Serographica. Yan, yung mga usneoides or no beard moss. Mm-hmm. Next, please. Tapos yan. Yan yung small serographica ko pa rin. And that's 2017, I guess. And the next year, yun na yung difference niya. Next, please. Yan, medyo lumaki na. Naging dalawa na. Bumili pa ako ng isa kasi para sa nalungkot ako, parang kulang. Tapos yan, kumapal na yung mga usneoides. Kasi tama lang yung position niya dyan. Morning sun hanggang mga around 11 o'clock. Tapos afternoon sun, wala na. So, lumalaki na siya. That's 2018. And then next slide, please. Yes, yes. I-stop lang kita dito kasi baka merong okay. Or baka curious din sila. So, okay. Can we use any other plants, or is there a reason why you use tilancias for this type of setup? Kasi mas okay ba sila dyan, or they are okay yung environment na ganyan for them, or? Yes. Thank you for the question. Kasi yan talaga. Kasi nag-iisip sila, indoor plant ba talaga ang tilansya? Honestly, outdoor plant siya. Kaya I always suggest pag may nagtatanong, you should have, parang sa outdoor, mas maganda siya kasi nandun na yung natural air niya, yung sun. Sunlight kasi, at least morning sun. Huwag kasi afternoon, di ba, lalo na sa lowlands. Kasi kami nasa Cavite, malamig sa amin. So, ang mangyayari, pag nakalimutan natin, nasusunog, lalo na ngayon, in the afternoon, ulan bigla, tapos pag nag-condensan yan, delikado na yan, sunog na yung leaf, lalo na yung sa maninipis na leaf. So, bakit yan ang pinili kong serographica? Kasi hard yung leaf niya, and okay lang siya na full sun and rain. So, kumbaga, number one candidate for outdoor. Okay. So, yun guys, ha? Next. Yan na ngayon yan. Namulaklak na siya.
This is, kwansyan, inalis ko actually yan nung nagtaal. So, kung napansin nyo, isa na lang sa dyan. So, nag-flower na yan from the greenhouse, then ibinalik ko ulit kasi sayang yung flower. That's last May pa. Pero hanggang ngayon, meron pa yan. Okay, okay, next please. Yan. Ito pa yung mga una kong air plants, yung stricta red. Kung makikita nyo, ang nag-flower na rin siya dati, for 2 years yung naanjan, pero okay na rin siya. Pero tinanggal ko rin siya nung nagkaroon ng taal. Kasi what looks like, next please. Ay, hindi, sorry. Wala pa pala yun. So, yan, gumawa, gumawa rin ako ng mga vessels ko. Para ko yung si taal eh. Yan, yung mga vessels ko na andyan sa akin, sa gilid ng room namin, para, ang ganda kasi i-display yan. Ang inspiration ko dyan ay si Ate Lani at kay si Doc Jeanette. Kasi lahat nakahang sa kanila, sabi ni Ate Lani one time, bakit naman gov na andyan lang yung sa greenhouse? Ilabas mo naman para display. So yun, ilabas, nahiya naman ako. Inilabas ko lahat yung mga air plants ko na collection ko. With, yan, mga ginawa kong vessels, yung dream catcher. At next slide. At may nanggaya na ibon. It's a sunbird. Color yellow yan. Pero wala na rin siya dyan. Lumipat na. Siguro ginaya niya, parang akala niya safe haven yung coin. Yung part na yan. So yan. So yan nga, si Taal ulit tayo. Kaya dahil naging si Taal, nagkaroon ng eruption noong January 12, pinasok ko na lahat yung mga air plants ko sa greenhouse. Pero sadly, next slide please. Yan, ganyan kakapal yung ash fall. So yung iba, inabot yung, kung nakikita niyo sa back dun sa likod nun, sa greenhouse namin, pinasok rin siya. So, yung iba na damage na air plants ko. So, ngayon pa lang siya nagbabounce back. So, yan. Okay. Tama na tayo dun sa kwan. So, nakakalungkot. Yan. Next, this one is our MOA event natin. Natawa ko dun. And that's June 2019. Yan yung big, that's the second display ko or show for air plants. Kasi dati hindi pinapansin ng air plants. Usually, mga cactus and succulents lang. So, few of us lang ang nagdi-display using air plants. So, next slide. Napakita lang ko yung mga... Wait lang. Yes, may question lang dito si sige po. Doc Jeanette, i-show lang natin. Kasi before tayo mag-move on from the sad part, baka meron tayong positive na makuha dito. So, and I think madaming nagtanong nito. Wait ha, I'm just going to bring back the other panelists. Kasi po may petics na sila eh. Joke. Ayun. May nagtatrabaho ako. Ayun. Ginagawa ko yung sa ano. Ayun, so may tanong sila. Kasi because pumice is a product of a volcano, di ba? Same with the lava rocks. So, may tanong dyan, yung hinahalo mo ba yung ashes sa farming soil nyo? Ngayon hindi, kasi hindi pa siya pwede. Medyo acidic pa rin or may particle pa rin siya na pwedeng maka-burn dun sa plants. So, parang years daw, hindi ko alam particularly, pero hindi pa pwedeng gamitin. Okay. Yun, Doc Jeanette. Hindi pa pwede. Oh, ayan, question about tilis. Okay ba ang air plant sa indoor na naka-aircon kung wala talagang outdoor space? Ah, sige. Sasagutin ko na, pero dapat mamaya pa yan eh. Ah, sige. Yeah, we can park this. Rob Jen. So, Miss Maisha will discuss this later. In case hindi natin siya madaanan, i-share namin. Okay, si Maisha is my sister-in-law, ha? Ayun pala. Kaya pala. Ayun pala, may hata ka pala. Siyempre. Okay. Pero she's in QC. Na-lockdown kasi siya, kaya hindi siya makapunta sa farm. Ah, okay. Sorry about that, Miss Maisha. So, we'll proceed. So, ayan, go. Yan, this is yung mga display ko nun sa MOA. So that's how you put air plants sa house nyo or kung may, kasi ako, if
kasi kilala na nila ako na pag nagsasell ako, I showcase my air plants, not only parang nakalagay sa trays, but I put it on vessels para makita ng ibang tao na ah, pwede pala itong ilagay sa gantong vessels, container, yan. In simple sa tin cans, or sa sa teapots, pwede rin yan. And mag-ingat lang sa vessels na glass kasi pwedeng masunog ang air plant. Kasi nasa loob naman yan, okay lang yan. Nasa loob siya ng pan. Yan. So we have several vessels that we can use. Ang vessel, ibig sabihin yung lalagyan ng air plants. First, ang pinakamaganda is clay pot. Like in CNS, madali kasi siyang natutuyo, kaya pwede siyang gamitin. So I have here, blessed kasi ako may mga friends ako na magagaling mag-paint, katulad ni Pinheston of Heston Spots. Yan, siya yung nagpe-paint ng mga clay pots ko. Yan. And that one, she did it also in, may team kami dyan in Filipino. This one, the third one, next slide, was given to me by Carlo Cabonillas. Tama ba ang apelyado ni Carlo? Yeah. Yan. Si tama, Plant diba? Daddy ng Cebu. Yan, si Plant Daddy ng Cebu gave that to me from, nilagyan ko yun ng, kasi ang ganda niya, for Sayonea, yung painting niya na yellow, I partnered it with the variegated Sayonea. So, pag nag-stage din kayo ng air plants, titingnan niyo rin yung texture, yung lines ng air plants, kung magmamatch dun sa plants niyo, sa pots na gagamitin niyo. So, next please. Hello. Yay. Ito is I bought this from Tita Malu from Los Baños. Tapos nilagyan ko ng Streptophila para may hair siya. Para maging pretty. No? Diba ang cute? Oh. Pero hindi ko siya tinagalan diyan. Ibinalik ko ulit kasi matutuyo yung ilalim. So yan. Okay. Next possible na vessel na pwede nating gamitin is ceramic. Yan, madami tayo niyan. From Japan surplus, 'di ba? Yan. Kita niyo naman collection ko ng owls, dadagdagan pa po 'yan. That picture was featured in Manila Bulletin. Yung na-feature nilang air plant. Yan. Next piece. Yan. Or, 'di ba? Ang ganda ng hair ng unicorn. Oo nga. So, yes, you use your imagination kung paano mo ba i-style yung air plants using your vessels. Ang dami-dami talagang pwedeng gawin. So, next piece. And yun, ito, isa favorite ng mga kids is the cross. Oh, medyo sumikat din tong gento na vessel. Yes, di ba? Ang cute kasi kahit ano. Yan. Yung mahilig naman mga gothic or mga skulls, yan. The Caput Medusa is a perfect one. Kasi freaky. Tsaka nakikita ko rin to sa ang ginagamit nila yung brain cactus, which is perfect, yeah. Diba? Diba? Oh, yung mga ganun. You have to use your imagination talaga. Ito, madaming nag-away sa nung last event ko sa Ibiza. Kasi it's an owl, tapos it looks like a lantern, yung gawa niya nung Adriana. Sobrang andaming gustong bumili, pero isa lang yan. Kaya sorry lang. Na-sold na yan. At agad. Madaming natuwa. Yan. Tapos it's like, yan. Yung patungan niyan was given to me by Wilson, di ba? Madami akong friends sa mababait. Kaya ang dami kong patungan. A vessel. Yan. Actually, yan. Muntik na rin mabenta yan. Pero sabi ko, wag naman po. Bigay ko yun sa kaibigan ko. Yan. So, lalo na ngayon, bawa na yung PM sent, di ba? Yes. So pag nakita niyo ng NFS, huwag na kayo mag-HM. Yes, true. Kaya nilagay niyo na kami. Yan, another one. Another vessel is shells. Yan. May trivia pala ako sa picture na yan. Ito yung picture ko ng mga una kong posting ng selling. Yan ang pinaka-grab pic photo sa mga online selling. Sabi ko, kilala ko yan eh. Anyway, ako naglalagay na ako ng watermark. So anyway, yan yung Ayananta, which looks like, ang ganda, diba? Jellyfish. Pag nag-call,
Pag color up kasi sila, it means it will bloom. Pero kung color green lang siya, it's the normal stage siya ng first stage ng air plant. So, kita nyo, it will color up your tree or your cells. Ang ganda niyan. Pero dapat may exposure sa sun kasi ayaw nanta love sun. Mm-hmm. Okay. Ano ang shell to, go? Si urchin. Si urchin. Ayun, ayun, ayun. Yes. Yan, isa pa yan. Yan pa. Nilagay ko lang yung mga Funkiana at Valingii na ayun nanta din na air plant. Nilagyan ko lang na styling lang yan kaya madali, maganda rin siyang tingnan. And the last one, yeah, ito yung last kong natutunang gamitin kasi nga I have live tree. So yan, I use driftwood. Paggamit ng pala na driftwoods, you should know kung ano yung you should play with colors. Pero be careful with texture kasi kung saan mo siya ilalagay, you should know kung pwede ba siya sa sun or pwede ba maulanan. Kasi hindi lahat nga yung, kung soft ang soft and green ang leaf ng plant mo, it means more frequent mo siyang didiligan and less ang exposure ng sun. Pero kapag color silver or gray ang leaf and thick ang leaves nyo, it means pwede siya sa ulanan, pwede siya sa araw, pwedeng hindi ka masyadong magdilig. Okay. Ayan. Jen, may yes. question tayo from Doc Janet. Ano daw yan? Medyo complicated to. What's geotropism? I'm not sure. So, Doc, we'll research Doc, this. Wait lang. I don't know that. Oo, ayan. Doc Jeanette, I will answer you later. Oo, yung naka-upside down daw. I think ang concern na doon is because of how the plant will grow. Because of the air plant. Uh-oh. Yeah, yeah. Uh-oh. Actually, ang galing ni Doc talaga. Doctor ka talaga. Thank you for the question, Doc. Pero tama yun. Kaya kung napansin nyo yung air plant ko yung nasa puno, naghahanap kasi siya ng araw. So, ang pinaka-perfect talaga na plant for shell, lalo na pag upside down, is the usneoides or the beard moss. Kasi wala siyang up or down. I mean, hindi katulad ng ayunanta, dapat, where is the ayunanta? May I have here. Dapat catching the sun, kumbaga. Yan. Kasi kung mangyayari, pero hindi pa naman siya nangyayari sa akin, nangyayari lang siya sa kapot medusae. Kasi kung mangyayari, yun nga, nagpo-fold siya or going towards the sun. Yun yung tinatanong ni Doc. Kaya yun. So parang ibig sabihin, aakit pa rin siya. Pipilitin pa rin niyang umakyat. So parang ang mangyayari doon, nakabend siya, ganun. Yes, nakabend. So hindi na maganda tingnan. Kaya sa mga kasunod ko mga ginagamit sa shells, laging usneoides or the beard moss. Okay. The beard moss, ang tawag din dyan is buhok ni, Esther. Actually, ang tawag yung iba, Esther, iba, buhok ni Eva. So, basta buhok. Okay. basta buhok siya, guys. Basta buhok. Yan. Oh, tapos may isa pa tayo, input from our viewer from Cavite, si Ma'am Norma Ferrer. From Cavite ako, hinalo ko ash po sa medium, okay naman. Pero I think exercise caution lang, no? Kasi we don't know what the long-term effect is going to be. Yes, actually, sinabihan na rin kami nung Department of Agriculture ng Amadeo na be careful kasi hindi pa natin alam. Kasi crystals yan sa loob, di ba? Yung ash. Parang may mga shards yan. Hindi pa natin alam kung pwede na siya talaga sa kwan. Sa soil natin. Mm-hmm. Pero syempre, hindi ako expert dyan. Oo. Geologist ang kailangan lang ako. Natin. sumusunod lang ako dun sa suggestion ng taga-DA. And we have an input as well from Marion. Yes. Regarding the question ng sa aircon, no? As long as it can imitate the light need and the fan for air movement. Yeah. Ayun. Sinagot. Yan. Yan yung mga una kong mentors. Yan si Marion. Ayun. Ayun naman pala. So, may back up pala ako. Oh, madami. Well, next. Driftwoods. Okay. Driftwoods. Na next slide, please.
may mga samples. Yan, hindi talaga ako mahilig mag-driftwood. Pero because of the last event, ang dami naghahanap na nakagawa na or may mga tutorial ko sa Articultura page para yan. Isingit ko na rin, how do we use the, yan, paano ba dumidikit yan? You can have the wire or this one, yung PD tacker. Or kung pwede rin ng E6000. Mamamatay ba yung plant? No. Ito ay designed for, especially the steely tacker, is designed for air plants. Pero mahal kasi to, kaya I suggest the E6000. Pwede rin B6000, pero kasi hindi ko taga siya hindi ko siya sinasuggest dahil hindi ko alam ang, excuse me, components talaga niya. Kasi okay. Hindi siya, itong original eh, E6000. You know, so madami. Hindi pwede yung mga regular na no. Ano, Mighty Bond no. Ganyan. Why? Papatay yung airplane. Ah, okay. So doon sila mamatay pag Mighty Bond yes, okay. Kasi toxic yon. Okay, next please. Grabe, pinatay. And et cetera. It means any vessels that you can think of. What are the example? Yan yung teapot that was featured in Agriculture Online. Yung second, okay, the next one, bigay din niya ni Miss Ning Pabico. Di ba, ang daming mga friends. Pero caution, when you're using this one, pag didiligan mo siya, you have to put it out and you have to put it back. Dapat tuyo na siya kung hindi mag-relat yung air plant. So for, kung lang, pag may bisibisita lang, yan. Next, please, yan. Sold na rin to. It's a Teleriana. Kasi kung titingnan niyo lahat ng mga sold items ko or yung kung ano yung naka-set up na. Kasi naging interested yung mga newbies or wala pang alam sa air plants for that. So tip next. Ano yun ha? Tip from sellers. Tip to the sellers from from Jen. Oo. Wag magbebenta ng hindi naka-set up. Di, totoo yun. Napansin ko yun. Yan. This one is a cement pot that I bought from a supplier. Hindi ko sinabi. From a supplier, yan. Oo. Ayan. Yan, naka-design. Di ba parang uy, shooting go, star? Oo nga eh. Pwede ba daw ang glue gun? May question tayo dyan. Glue gun? Pag may, kasi masusunog, no? Masusunog yung tilansya. Yes. So, nagamit ko na siya once. Pero isipin nyo kasi kung yung balat nyo nga napapaso sa, so, di ba, sa hot glue, what more si air plant? Ang pinaka-importante po kasing part ng air plant is yung leaf niya. Okay, yan. Yung alin ba? Yung alin? Leaf, okay. Dahon. Okay. Okay, next. Sige po. Yan, display lang yan no Christmas. Next, oh, so please. May instant Christmas tree na kayo. Yes. Ayan. So, yan. Paano ba natin ginagamit yung air plants as home decor? Yan. Pwede sa salas, pag may bisita. And next, please. Yan. Ito yung close up. May kasama yung mga collection ko. Yan. And then, next. Yan. Gumawa ko din ako ng pleat for Christmas. Buhay pa yan. Ayoko na lang galawin. Yan. So, doors. Serographica. Pero sinabi ko nga as a caution, you only use air plants pag may sa home decor pag may bisita lang. Then I put it back sa greenhouse. Okay. Either greenhouse or nandun siya sa outside setting. Outdoors. With the tree, yes. Yes, yes. Next please, yan or diyan. Mm-hmm. So next time pagka meron kayong mga bisita, anihin niyo muna yung mga air plants. Hindi kasi nakakaawa sila, hindi yung natural habitat nila. Unless you have a very big window na bright, pwede yun. Kung aircon kasi, yun nga, sabi ni Marion, kung namimimik niya yung air movement, pwede rin. Kaya lang kasi, it's a dry air. Sooner or later, baka bumigay si air plant. Okay. So may humidity requirement ba yan? Yes, mas gusto niya yung humid. Oo. Kung napansin niyo, kasi ang natural habitat niya is sa bundok, sa forest, or merong, pero hindi pwede dito sa atin yung iba yung sa
sa rocks na nabubuhay, hihirapan. Mm-hmm. Wait lang, stop tayo dyan. Yan yung mm-hmm. ginawa ni Maisha na clay art, clay pot. No. Wow, potter din si Maisha? Yes, yes. Wow! She's also an artist. Blessed talaga kasi mga artist yung mga kasama ko dito sa bahay. So yun, nahahawa pala yun. Oo, may question ako dyan. Go, diba? Nahahawa, may question ako dyan. Pero for later. For later. Ah, sige, sige. Yan. Tapos yan, I made that for Mother's Day din. Merong tip ako dyan or tutorial sa Articultura page. Gamit ko wooden spoon. Buhay pa rin yan, pero yung isa natanggal. This one. Mm-hmm. Ayan. Kaya lang tinabi ko na kasi yan yung nag-ash na eh. And my little one have that one. Si Groot. Did kapot may to say. Oo, sobrang naging uso din tong pot na Groot. Yes. O, pwede rin siya maging gift item. That was given yung reunion namin ng high school. And then yan. No, kahit naman saan. Uy, ano ba to? Ferrero? Pinaglagyan ba yes, ito ng Ferrero? Yes. I saved that one. Diba? Cute! Huwag mo lang tatakpan kasi mapipisa yung airplane. And this is my biggest project, bridal bouquet ng friend ko. Yan, ako yung gumawa. Wow! So, nice. Yan. O, diba? Tapos na tayo, hey! Oo nga. Tapos na yung buong ano. Yan. Ito lang, for plant art, for articultura, your imagination is your limit. So anything that you can think of, basta ang number one priority is the health of the air plant, laging tatandaan, kasi hindi magiging maganda yung art mo kung unhealthy naman yung plant mo. So yun. Yan yung quick care guide na yung lagi kong binibigay pag may bumibili ng air plant. So, bright light, good air circulation, rainwater, or aged tap water. Ibig sabihin nun, if you have tap water, wag kaagad gamitin. Let it have it sit overnight and use it the next day. Ang reason ba dun, Jen, is because yung chlorine, no? Yes, yes. So, para mag-evaporate yung chlorine. Yes, yes. Okay. Kasi nag-stack siya dun sa leaf niya, di ba, ang air plant, kahit walang soil, nabubuhay. Actually, yun talagang habitat niya. Kaya siya sa soil. So, yun, kailangan niya talaga ng mapangalagaan yung ganda ng leaf niya or yung health ng leaf. So, yun lang. May question tayo. What can you co-plant it with in an arrangement or a display? Siguro yung mga tilis, Gov. So, is it compatible with ornamentals or a specific type of ornamentals? Because tilansya is under the bromeliad, pwedeng bromeliad. Kasi ang bromeliad, pwede rin walang, ano tawag to? Walang soil. Mm-mm. Yun lang. pwede sa cactus, pero nasa ibabaw ng cactus, hindi sa soil. Ah, okay. Hi, Naj! Yan ang mga friends of Tilis. Yan. Ayan. Yan, team. Mag-collect ka talaga. Kanina pa tong question ni Doc, how long can Tilis stay inside? 1 to 2 weeks, Doc, para mas okay pa yung plant. Kasi na-try ko siya, promise sa room namin nang walang araw, nakalimutan ko kasi nag-vacation for 2 weeks, patay. Ayan, may question pa from Jordan. Pwede po ba glass na vessel for tilansya? Wait, sino ba Jordan yan? Kilala ko ba siya? I think so. Okay, hi Jordan. Yeah. Pwede mo, ako kasi I definitely don't suggest glass vessels kasi nga baka siya masunog lalo na kung malapit siya sa window tas direct yung sunlight. Possible siyang masunog. Tama na ayun. Masunog. Actually, ako may kasalanan. Ay, ko pala may kasalanan. Ayan. So, any other questions? If you have other questions for Jen, just park it. We are going to
have a general discussion about, you know, happiness. Oh my God. About happiness, ganyan. Oh my God. And everything under the sun, mamaya. Okay. So, just park it here. Ito, last question before kaumanes go. May lifespan po ba ang air plants? Well, once na nag-flowers si mommy, magbibigay siya ng pop, sooner or later, mamamatay na siya. So, around two to three years. Yung mother plant, ha? Hindi kasi na di cactus na big, it gets bigger and bigger. It gives pops ang kwan lang, air plant. Okay. So, is that applicable for all type of air plant? Yes. Oh, okay. So, do you fertilize? Tama. Bakit kinatawa? Honestly. Dahil lang sa Amarillo, Cavite po ako. Ako po ay tamad magdilig at mag-fertilize. Because I use the rainwater. Tapos nakakalimutan ko. Pero okay. Ang fertilizer na pwede nyo pong gamitin is Robiota or Epiphyte Delight. Pag orchid fertilizer like the Robiota, half dosage lang po ng nung doon sa package. So, you water it first, tapos fertilizer, tapos better sa late in the afternoon or early in the morning para hindi po masunog yung air plant. So, you water it first, tapos fertilizer. Tapos... Ayan. Nagkaroon lang ng feedback. Okay. Para... What is that? Sino yun? I don't know. Si Crazy, nanonood sa live. Ayun. Okay. Oo, ayun. So, i-open ko lang yung mic. Ayaw nila magpa-open na ng mic for the rest of the panelists. So, unless meron kayong mga additional inputs, if none, we are going to move to Sir Kiko Villalba. Pa lang, kulang na yung isang oras eh. O, diba? Alam mo, si Gov yung nagsabi ng 2 hours. 2 hours lang daw sorry tayo. Sorry ko, 10 minutes lang tayo. Tapos may pressure rin kami sa isang oras. Actually, pwede na. Okay na tayo ba? Oh my God. Oh, grabe. Isang episode si Gov. Shy type daw siya. Oo, shy pa yan, nalagay na yan ha, guys. Sabi niya kanina, 2 oras daw tayong lahat. Oo. So, 15 minutes lang. Oras na po. Isang oras sa kanya. Tapos sa atin, tigpa five. Yes! 5 minutes. Pwede. So, hindi. Ibig sabihin na, hindi pwede magreklamo si Gov mamaya na 2 hours lang. Kakain na ako sa background. Okay, so let's move on to Kiko all the way from Baguio. So Kiko is going to show us yung kanyang style. We want to explore Kiko's creative mind. Tignan natin kung mapapasok ba natin yon. Kasi sobrang nakakabilib tong mga pinaggagawa ni Kiko. Ewan ko na lang kung bakit. Bakit sana all? Ganun. Okay, so Kiko, I'll just go through those pictures that you have. Sige, and then if you can just tell us something about it. And then, let's see. Okay. So, let's do this again. Yeah. Iiwan lang kita muna sa screen and your presentation. Pag bigla ako nawala, nasa bundok ako. So. Ooh, may cactus. So, wala akong naririnig na audio. Sorry kasi na umadis pala ako. Ayun. Okay. So, ayun. So guys, ang sinabi ko kay Kiko, sabi niya paano 'yan regarding sa si Gov kasi.
naggumawa pa talaga siya ng slides. So, na-pressure tong ibang panelists natin. So, so, ang sabi ko kay Kiko, kukuha na lang ako sa FB mo. Sige, go. And then we'll take it from there. Okay, ayan. So, ayun. So, Kiko, just go through with it siguro. So, ito yung is some of your collections, right? Yeah, nagsimula ako for succulents muna eh, mga echeverias, ganyan. Pero with the cactus, siguro mga ano, 3 years, 4 years. Medyo bago pa lang. Pero gusto ko mag-collecta na nung ano, agad-agad, yung mga medyo hard to find na mga varieties and species. So, yan, mga astrophytum, and yan, lophophora. So, yan yung mga unang alaga ko. Ayun. Tapos, ayan, wait lang. Nagkakamali ako sa pagdidirect. Ayan, sige. Hindi, may mga questions ako eh, kaya gusto kong sumali dito sa, ano. Ayan. Question. Ayan. Ayan, so Kiko, ito yung ano mo, di ba? Yung parang sa may veranda mo or... Oo, ano? Nung hindi pa masyado maayos, yan yung medyo ano, parang... Start up. Medyo start up. At wala pang ano yan, yan yung wala pang bubong. Kumbaga, sun and rain pa lahat ng alaga ko nun. Oh, okay. Ayan, and then ito Kiko, can you tell us something about this? Ayan, so mapapansin nyo sa mga arrangement ko, mahilig ako sa ano, yung nagmumukha siyang underwater, nagmumukha siyang ano, forest. So ito, ano, parang makita nyo, parang corals. So yung mga, pag nag-staging ako or nagde-design ng mga halaman, mas naturalistic yung ano kayong approach ko. Gusto ko yung parang nakikita mo siya talaga sa nature. Hindi ako attracted sa mga... medyo glittery na pots or yung mga very loud. Gusto ko mga neutral colors lang. Parang ganito, yung pot na ginamit ko dyan is a hypertufa of Mam Wards. Mam Wardling Cosme. So, yun yung mga unang pots ko nung hindi pa ako marunong mag-pots. So, isa siya sa mga talagang tinatangkilik kong mga pots sa aking mga alaga. So, yan, puro pots niya yan. Yung mga nakikita niyo. Tapos, shout out kay Miss Wards for the hypertufa. Yes, pop. Yes. So, yan. Fan niya ako ng ano. Yan. Ito, Kiko, pasadaan lang natin. Kasi, sige. Ito, dito ko first time nakilala si Kiko. At isa claim niya ay first time niyang gumawa ng dish garden at walang naniwala sa kanya. totoo. Oo, ayan. So, ayan. Before natin i-reveal yung pinaka-final, although mamaya bibigyan tayo ni Wilson ng demo niyan, pero yeah. Gusto ko lang i-focus na kasi sobrang galing talaga nito eh. So, if you can walk us through the step-by-step of how you did it. Okay, so ito yung ano kasi, yung base ng gagawin kong dish garden. So, pag sinabi kasi nating dish garden, ano yan eh, it's a mixture of different plants. So, syempre, kailangan cactus and succulents yung gamitin. Gusto kong gumawa ng something na, yung theme nga natin, di ba, yung when life emulates arts, parang ganun. So, gusto ko gumawa ng underwater scene, pero ayoko gumamit ng real na corals. Kasi parang mawawala yung parang purpose ko na yung message behind the dish garden. So, challenge sa akin paano gumawa ng isang coral reef na magmumukha siyang corals na hindi ako gumamit ng corals. So, kung makikita nyo yan, may bote ng alcohol. So, dinikitan ko siya ng lava rocks. Yan, lava rocks yan. Tapos, epoxy. Kasi nung trinay ko yung glue stick, medyo mahirap. So epoxy hanggang matakpan yung ano, yung bote, tapos naka-anchor siya dun sa pot natin para kahit gumalaw eh hindi matutumba. Since galing ako sa Baguio, ang idea ko gawin na yung base dito sa Baguio, tapos sa Manila ko na lang siya bubuuin para hindi masira yung plants. So ayan, gumawa ako ng parang kay Lion King, yung bato na ganun
Tapos gusto kasi siyang tamnan sa ibabaw. So ayan, puro lava rocks. Gumamit lang ako ng konting shell para hindi naman ano, hindi naman kainin nung attention nung shell yung gagawin kong ano, dish garden. Tapos yan na, yung kinalabasan. So gumamit ako ng iba't ibang klase. Naghanap ako sa collection ko nung mga succulents and cactus na may itsurang ano, corals or yung pwedeng magmukhang sea creatures. Ayan. So halo-halo. Meron diyan mga alaga ko na ng 3 years, hindi mahilig kasi ako mag-ano eh, mag-alaga nang hindi ko masyado pinapalaki. So perfect doon sa ginawa kong dish garden. So yan yung mga sumunod na phase. So nasa Manila na ako niyan, assembly na lang. So habang ginagawa ko yan, humihingi rin ako ng pointer sa ating master na si Wilson. Kasi siya ang expert sa dish gardening. So ano kasi, syempre first time ko, ayokong mapahiya na parang ano ba to? So, ayaw doon yung mapahiya pero wala na. Tinapos niya yung laban. Ganun na. Ayan. So, ayan, yes. Thank you sa Masitera. Masitera yung... Nung nagsa-start pa lang ako, sobrang generous nila. So, binigyan nila ako ng, ano, ng potting mix. So, Masitera, thank you. Ayan, gamit ko sila. Lagi naman generous yan. Sobra, sobra. Tapos, and fiberglass yung bato na ginamit ko para lightweight. At saka, may purpose ako dyan. Mamaya sasabihin ko bakit I love using fiberglass na mga pots. So, marami ako dito sa bahay. So, ayun. Ayan, sorry ah, hindi siya in order. Okay lang, okay. Pero, ayun na, yun na naman yung, ano, yung final niyan. Nakita niyo na kanina. So, yun. And then, Kiko is also going, ayan no. So, Kiko, paano pala yan? Yes. So, dinala mo siya dito sa Manila na nakapot pa? Hindi, ang dala ko lang dyan sa Manila, yung pot na may bato, tapos dyan na ako nagtanim sa Manila. So, dyan ko na siya binuo. Ah, so, okay. Bare roots na transfer na transport ko yung mga halaman sa Manila. Oo, oh, yung grabe, ang ganda. May mga rare pa dito, ha. Ayan, iyan na po ang kanyang final product about that. Yes. Ano ba to? Hindi kasi nag-ayos eh. Hindi to kasi, nagsunod-sunod. Basically, dahil doon sa convention, doon na nag-start din yung pottery ko. Oo. So nakilala ko si Sir Joey na nag-introduce ng pottery. Tapos matagal ko nang gustong i-try. Syempre, 'di ba, pag you're into plants, minsan gusto mo na naghahanap ka ng pots na wala sa market, parang effect. Sana makagawa ako ng pots. So doon nag-start. Wala akong idea sa pottery na ganyan pala, kahirap. Tapos doon ka na-discover na, uy, okay pala yung pottery, kaya lang napakatagal nung process niya. Ayan, so mga hawarchias na nasa pot ko. Ayan. Iba rin makita yung mga plants mo nasa pot mo mismo. Ayan, meron ako dito sa tabi din. Ayan, pots ni Ma'am Wards. Oo. Tapos may question ako sa'yo dito, Kiko, kasi may caption to eh. May caption to sa post mo. And you call it Kusamono. So can you tell us something more about that? Kusamono, it's a Japanese art na parang bringing in nature into a miniature size. So parang pwede kang gumamit ng wild grass. Yung mga napupulot lang sa kalsada, ayan, pwede mo siyang gamitin sa ganyan. So parang pinapapasok mo lang yung wild or yung outdoor feels sa yung bahay. So kung mapapansin nyo, medyo natural yung finish nung art na yan. So perfect yan, lalo na pag limited yung space nyo. So pwede kayong magkaroon ng maraming plant varieties using yung maliliit na pots. Tapos pwede kayo maglagay ng mga twigs, like yan, twigs, rocks, para mas magmukhang natural looking. Ayan, ito may combination siya with kokedama. Ayan, so
Ngayon, magandang activity yan, Jello, yung kokedama dahil marami tayong oras. So, pwede tayong gumawa ng kokedama. Yung ano lang, ibibilog mo siya, tapos irarap mo siya ng moss. Tapos, ang maganda rin kasi sa kokedama, you're not using plastic pots. Kung ako, mapapansin nyo dito sa garden, as much as possible, ayoko ng plastic pots. So, either ceramic pots, clay pots, or kokedama. So, marami ang kokedama dito. Like, ito, kokedama din siya. Yan. Ang kagandahan ng kokedama, it's very cheap. Siguro yung moss na to, gaga 5 pesos. Ayan. Ito, ayan. Tapos, ang kagandahan kasi ng kokedama, pag medyo lumaki na yung plant or gusto nyo na siyang i-transfer sa bigger na container, dadagdagan nyo lang yung moss. So, wala kay hindi tulad ng mga plastic pots na after ilang years nagiging brittle, di ba, nakakadagdag tayo ng basura. With kokedama, ayan, kumbaga may natural ka ng plant container. Ayan, tapos tignan nyo, mas gumaganda yung plant nyo pag kokedama. And si Ma'am Tetchy ang magaling din mag kokedama. Ayan. So, si Ma'am Tetchy Palaganas, check nyo yung Facebook niya. Marami siyang creations ng kokedama. Ayan. Tapos sorry Ma'am Tetchy. Oh, yeah. So, it's 316 Garden. Visit niyo yun. Yes, tama, yes. 316, 361. 361? Oo, basta sa Bulacan po. Oo, sa Bulacan. So, i-follow niyo rin si Ma'am Tetchy. Ayan. Isa pa sa very artistic nating plant friend. Ayan. So, ayan, okay. Mga pots ko. Ito, pot ko rin yan. Tapos, simpleng fern. Ayan. Simple daw. So, kunyari, nagbablog ka lang. So, Kiko. Ayan. So, maganda kasi na expose mo yung roots. Like ito, pag tinanim mo siya na ganitong level, mukha lang ordinary siyang fern. Pero pag in-expose mo konti yung roots niya, yan. Pero ito matibay naman to. So, lupa pa rin yung nasa loob. Ayan. So, di ba, nagkakaroon siya ng ibang character. So, para kang nasa mossy forest. Parang ganun. So, basically, ayan, with my pots, and my plant styling, gusto ko talaga maging natural looking sila. So, pati yung mga finishes ko, yung mga glaze sa pots, walang mga loud colors. Kasi pag gusto ko, pag ginamit siya sa plants, jive siya dun sa plant na ilalagay nyo. So, ito, gawa ko din to. Ay, actually, yung isang pot na yan, yung nasa inyong left side, andito siya ngayon. So, meron siyang cactus. Ito na siya. So, Kiko, this is your first few pots? Ayan, ito yung mga medyo una-una. Ayan. Pero ito mga siguro third batch na to, itong pot ko na to. So, ang laki na nung cactus. Parang ilang months na rin dito. Pero ayan, trinay kong lagyan ng ng gems. Meron siyang amethyst. So, kasi, ewan ko sabi nila may magandang partnership ang gems, ang crystals sa plants. So, ayan, meron. Nung nilagyan ko ng crystal, lumusog yung cactus. So, totoo ba yan? hindi ako nag-fertilizer. And for me, personal experience lang. So, may crystals yung pot. Tignan nyo ang tataba niya. Walang fertilizer, wala akong nilagay na dito. Pero alulusog nga nung plants. So, baka may na-harness na energy to na natatransfer sa plant. Hindi ko alam. Pero, ang tataba. So, insta-fertilizer yun. Yes. Ito yung pinakauna kong pot. So, may mga gustong bumili pero medyo ang hirap i-let go kasi first na pot ko. So, ito yung sabi ko, oh my God, gusto ko nang ituloy yung pottery kasi nakita ko, parang hindi ito yung niluto eh. Pero nung paglabas, ang ganda nung kinalabasan. So, ayan siya. Ayan. Alam with ko, the Birkin. Oo. Social ng Birkin eh. Hi. Ayun. Tapos okay. Ito, okay. Ito ayan. Pinaka nagastos ko lang dito sa sige, bago ko pakita. 35 pesos. Pero pag maganda naman yung
yung staging nyo. Ayan. So, ornamental grass and variegated. Parang dito eh, 35 pesos lang. Tapos, may kahoy. Oops! Muntik na. Tapos may kahoy siya. Nilagyan ko ng kahoy. So, bakit hindi nalalaglag yung kahoy? Technique na pwede nyong gawin, i-wire nyo yung kahoy dun sa root ball ng halaman bago nyo siya i-pot. So, ayan. So, may kahoy siya. Kahit magalaw, hindi matutumba yung kahoy kasi naka-wire dun sa root ball. Tapos yan, ano lang, top lang ng moss. So, ayan. So, yung 35 pesos na halaman nyo, mukha na siyang mukha ng 150. So, ano rin, importante yung plant staging kasi yung iba, bibili lang ng plant, inilagay na dun sa corner. So, for me kasi, parang babies mo yan eh. Gusto mo rin silang bihisan, gusto mo rin silang kahit paano eh, mag-stand out. So, ayun, pwede ninyo silang stage na ganun. So, ito, kokedama. So, marami akong kokedama. I love moss. Ayan, so napaka-versatile ng moss. Ayan, begonia na nasa kokedama. Perfect kasi ang mga indoor plants usually mahilig sa moisture. So pag ang ginawa nyo siyang kokedama, minsan yung moisture nakukuha nyo sa moss. So perfect ang kokedama sa mga indoor plants. Ayan, na mahihilig sa moisture. Ayan. Tapos nakatulong tayo sa environment. Kasi malilesen natin yung pagbili ng mga plastic pots. So ito, pag gusto nating palakihin, di dagdag na lang tayo ng konting soil and moss. So palaki ng palaki yung ating moss ball, yung ating kokedama. So yun, basically yun. Okay. Yan. So ayan, ito, mga unang ito, pot ko. Oo, meron kang mga, I think ito, isa ata to sa pinakauna mo, no? Na, ayan, na kay Sir Dan. Ayan. So ito yung sinasabi ni Kiko na plant staging. Kasi very important din siya. So, especially like, for example, bibili ka ng plant na gustong-gusto mo, syempre para ma-elevate mo yung experience and yung appreciation doon sa plant na yon, you have to make sure na maganda rin yung presentation niya. Kasi yun nga yung isa na gusto nating mangyari, na it's not just something na binili mo and then inilagay mo siya sa isang tabi, so that we as collectors can appreciate it more and also some other people para mas ma-encourage sila. So Kiko, for example, for this one, anong mga considerations mo in terms of staging a plant? Ayan, syempre actually sa atin kasi pag sinabing plant staging, may mga rules. Pero for me, it's your self-expression. Para sa iba, parang off. Pero kung masaya ka dun sa plant staging mo, go for it. Kasi ikaw yung mag-e-enjoy sa halaman mo. Ikaw yung everyday na mag-a-appreciate dun sa halaman mo. So yung plant staging na yan, kanya-kanyang style yan, pwede kayong magtingin for inspiration. Pero for me, gusto ko lang i-share yung basics. Yung plant staging dapat hindi nag-aagaw ng attention yung pots and yung plants. So dapat complement silang dalawa. Either yung pot, subtle, hina-highlight niyo yung halaman nyo. Or, kunwari, loud yung color ng pots nyo, make sure na ang ilalagay nyong tanim, medyo plain green lang, or plain lang yung color, wala ganong texture yung halaman. So ito, pag nakita nyo, yung pot, smooth, pwede kayo maglagay ng mga medyo plants na off yung, or peculiar yung shape. So, tapos yun, ang ganda rin tignan kasi pag may top dressing, like, imagine nyo yung plant nyo pag expose yung lupa. Di ba parang sa wild, hindi naman talaga expose yung lupa. Like, sa mga indoor plants, maganda yung may takip siyang moss. So, andun yung ano, kahit sabihin yung potted siya, natural pa rin tignan. Kasi meron kayong ano, may nilagay kayo sa ibabaw. Ayun, maraming pwede gamitin. Either moss, pebbles, bato. Pero make sure na babagay naman. Hindi kayo pwedeng gumawa ng
kunari philodendron, tapos ang top niya eh white sand, kasi hindi naman sa beach yung natural habitat nung plant nyo. So make sure na check kayo sa internet, or kung nakita nyo sa wild, ano nga ba yung mga nakapalibot sa kanya. So yun yung pwede nyong gamitin na mga accessories or pang top dun sa inyong potted plant. Ayan. So, ayan, naglaro lang ako sa purple kasi dahil doon sa amethyst na purple. So, yung mga nilagay kong plants, yung mga cactus, eh, may shades ng purple. Ayan. Tapos, ano pa ba? Yeah, so ito na yung sinasabi mo na nilagyan mo siya ng gem tapos tumaba na siya. Oh, tignan natin na, ikumpara natin. Di ba, medyo lumaki na siya yung kanina pinakita. Mga plants, yung mga pots. Ayan. Speaking of plant staging, ito pa, nung pinost ko to, ang dami nagtatanong kung saan ko siya nakuha. Nakakatakot ba? Wait nga, ika-close up kita. Ayan, sige. So, hindi po tunay na bungo to, baka sabihin nyo eh, sinalvage ko sana. So, ayan, brain cactus. Mura lang naman ng brain cactus, 'di ba? Ito parang nabili ko ₱80 each. So, kung tinanim mo siya sa pot, okay, mukhang brain cactus nga. Pero pag nahanapan mo siya ng perfect na pot like this, ayan yung skull nung ng bully sa akin, joke lang. Okay, 'di ba nagmumukha siyang yung mas mukha talaga siyang brain. Ayan. So, dalawa yung ginamit ko. Kasi pag isa kasi, parang hindi yun yung natural na itsura ng brain. Ayan. So, ayun, hanap kayo ng So, pinagsama mo na siya doon. Dalawa yun. Okay. Ayan, moss naman. Isa pa to. Although may mga question tayo dito regarding sa moss. Pero ito, if you can just give us ano yung concept mo, how you build your concept in terms of coming up with this type of arrangement? Kasi I think this is something na we want to share with our viewers. For example, meron silang blank na space, like a blank dining table. Yeah. What can they do with their plants to style it? Yeah. Okay, so basically sa akin kasi ang inspiration ko dyan is forest. So, ano ba yung nakikita natin sa forest floor? So, moss and rocks. So, alam nyo ba yan? Pinulot lang namin yan nila nila Wilson, nila Tim. So, ang moss kasi, isa yan sa mga cheap alternative if you want some table arrangement. Kunari, wala kayong makuhang flowers. So, pwede kayong gumawa ng mga moss centerpiece like yung ginawa ko. Tapos madali lang ang maintenance niyan. You have to spray it every other day. Rainwater, sabi nga ni Miss Jen. Ako rin, fan ako ng rainwater. Kasi yung tap water natin, ang dami ng kung ano-anong nakalagay. So, ang moss kasi, gusto ko sabihin sa kanila, ang moss, may time na mamamatay siya, magda-dry. Tapos, itanim nyo lang or itapon nyo sa ilalim ng puno nyo. Tapos pagdating ng after ilang months, pag naulanan ulit yung moss na yun, mabubuhay ulit. So last year may mga moss ako na itatabi pa. Ngayon nung na-water na siya ng rainwater, nagigreen ulit. So may dormancy stage din ang mosses. So pag nakita nyo, patay na yung moss, tinapon. Huwag nyong itatapon. So ilagay nyo sa garden nyo, hayaan nyo lang siya doon. Eventually pag nakatikim na yan ng ilang days na rain, makikita niya magi-green ulit siya. So, ayan. Parang si Wilson lang pala yung moss. Joke lang. May dormancy. May dormancy. So, I think na-answer na natin tong question na to, no? How to make the moss green again in a kokedama. So, how would you differentiate whether nag-rot na ba yung moth na yun or lang siya? May dormancy period siya. Okay. So, I explain ko sa inyo. Mostly nang nabibili natin sa market na moss. Parang ganito, di ba? Brown na. Medyo brown and dry. Sabi sa akin kasi, ito. Okay. So, hindi, idadry talaga nila to bago nila ipack.
kasi hindi nila pwedeng i-store to na basa. Kasi pwede siyang mag-start, mag-mold at mabulok bago pa natin mabili. So, di ba ito yung normal na nabibili nating moss? So, pag ginamit natin to sa kokedama, after nun, isoak nyo sa tubig. Kung kaya nyo mag-ipon ng tubig galing ulan, yun yung gustong-gusto ng moss. So, keep moist nyo lang sila. After few days, few weeks, makikita nyo, unti-unting nag-green. Magi-green yung moss. Or kung may patay man yung moss, makikita nyo may mga panibagong tutubo na green. So, yun. It takes time. Spray nyo lang. Keep moist. So, basically, yung babalik din yung pagka-green ng moss nyo. Yun. So, ano pa po ang question? Ayun. Okay daw. So, oo. Ayan. May gusto kasi akong picture na i-share. Another... Ah, sige. Ayan. So, isa pa to sa masterpiece ni Kiko eh. Ayan. Yeah. So, yun, no? You just have to visualize kung ano yung gusto mong nangyari in a bigger landscape and then try to achieve it in a pot or in a container, no? Mahilig kasi ako sa outdoors. So, ayan, parang ang naisip ko dyan, yung mga nadadaanan namin along the trails. So, lahat yan, 100% moss. So, swerte kami dito sa Baguio kasi marami kami sa daan-daan lang ng mga moss. So, lalo na ngayon, pag nag-uulan, ngayong months na to, naglalabasan sila. So, ayan, mga spores. Yung nakikita nyo parang palay. Mga spores na yan na anytime puputok na gano'n. Tapos yung puti, ano rin yan, hindi siya moss jello eh. Ano ba yung tumutubo din sa puno? May tawag din sila dyan eh. Parang moss, pero anong tawag doon? I-add natin sa yun. Master Wilson, baka alam niya. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ayan, ibalik natin sa stream ng ating mga panelists. Ayan, kung meron silang question. So basically, ang daming klase ng moss na pwede nilang laruin to achieve mga ganyang arrangement. Tapos ano, yun, yung kokedama pala, pwede nyong gawin yan any size. So may ipapakita ko sa inyo, pinakamalaking na kokedama po. Saglit. Wow. Ayan. Puno na ba yan? Rubber tree na ata yan. Ayan, pwede nyong gamitin sa mga ano nyo, kunwari like ficus, ganyan. So, pwede nyong ikokedama, hindi lang perfect yung bilog kasi nga laki. So, ayan. Tapos, ang gamit ko lang sa base niya, lumang plato. So, mas maganda tignan kesa naka-pot siya na plastic. Ay, so, kokedama, walang... hindi, ano siya, ang tawag nila dito, guava mansi. May bunga siya, parang guava na sumunod. Parang guava. Sa tawag nila guava mansi. Nakikita niyo ba yung bunga? Pakita natin yung bunga. Nagtatago. So, para siyang ano, miniature guava. Ayun. Kita niyo? Ayun. Nasa, hindi ko siya... Tama. Ayan, maliliit na bayabas. Oo, maliliit na. Napaka-asim. Parang kalamansi. Okay. Ayan. So, ang kokedama, any size, hanggat kaya nyong gawing bilog, pwede. Oo. Ayan. So, siguro last na lang with regards to plant styling and indoor plants, Kiko. Ito siguro tong picture na to. Okay. Mga pots ko din. So etong area na to is just a part of your house, di ba? Super liit. Yung mga nakapunta na dito, like Wilson, ang liit ng space ko. Pero pag sa picture kasi, ang daming kung ano-anong tanim.
So akala nila ang lawak kasi ang daming collection, pero actually maliit lang talaga yung area ko. Oo, ayun. So, and any final words, Kiko, sa ating mga just for your segment, syempre. Okay, sa plant styling at pag-aayos ng garden nyo, marami tayong inspiration na makikita online. Minsan nakikita natin halos pare-parehas na yung garden natin, di ba? Yung lalo na nauuso yung mga garden sa Pinterest. Pero for me kasi, okay lang kumuha kayo ng inspiration online. Pero mas maganda na ma-express nyo yung sarili nyo sa garden nyo din. So, ang ganda makita yung mga garden na uy, parang ngayon ko lang nakita yun. Kasi, ano yan eh, huwag kayong magdi-design ng bagay para ma-please yung ibang tao. I-design nyo yan, especially your plants, na kung ano yung mapapasaya kayo. Kasi kayo yung mag-i-spend sa garden nyo everyday. So, bumili ka nga ng ganito, hindi mo type, pero uso lang kasi. Pero, pang matagalan kasi yung garden eh. So, at huwag niyo mamadaliin. Ngayon kasi may mga friends ako, super grabe mag-shopping ng plants. Parang ilang araw pa lang, hoard na. Ang gardening, it takes time. So, bumili kayo ng mga plants na maliliit. Iba yung joy na naibibigay niya pag unti-unti niyo siyang napalaki. At ayun, masarap mag-share ng plants. So, parang sila Master Wilson. Ayan. So kami, nag-share lang kami ng plants. So yun ang maganda rin sa community. Matuto tayong mag-share ng mga plants natin. Kasi iba rin yung joy na nag-trade tayo ng mga plants natin. Tapos makita mo yung plant mo, masaya dun sa friend mo, ganyan. So ayun, enjoy your garden, guys. Oo, yung mga nag-hoard daw dyan. Diyos ko, mag-unos bili kayo. May kilala ko. Parang ikaw yun ah. So ito yun. Ito yun. Parang ikaw yung Jello. Jello, okay lang. Matagal naman na nag-ahalaman yan. Hindi kasi may mga friends tayong ganun yung medyo... Mamaya, mga words of wisdom mo yan. Mamaya. Baka mag-comment na sila sa comment section. Ayan, so Kiko, siguro sorry, last na lang kasi last ko yes. na itong nakita sa ano mo. Pero gusto ko talaga siyang i-discuss. Ito kasi guys, okay. yung area ni Kiko. So if you can see, medyo parang ang dami niya pero sobrang organized. So how did you come up with it? And paano yung plant choices mo in a specific area? Okay, so dalawa kasi yung balcony namin dito. Yung balcony sa harap ng house, tapos ito yung balcony sa kwarto na dating sampayan lang. Actually ito, sampayan talaga to. So, ang dami ko kasing knickknacks na galing sa mga travels ko. Mahilig kasi ako pag-travel, meron akong naiuwi hanggang sa parang naiipon na, hindi ko na alam kung saan ilalagay. So ayan, so makikita nyo, may mga art sculptures galing sa mga artists na nakilala ko. Yung mga boya, yung bilog na glass na ginagamit for fishing. Ayan, galing pa ng Palanan Isabela. Yung kapis window galing pa sa Ilocos. Yung basket, yung parang bilog na katabi ng kapis window. Galing pa yan ng Marinduque. So, iba-iba. Yung pag napunta ako dito sa garden, it reminds me of yung mga travels ko and yung mga taong nakilala ko at nagbigay ng mga bagay na ganyan. So, yung garden din, yung garden ko parang dun din nakalagay yung mga memorabilias ko about ayun, yung mga past travels and yung mga regalo ng mga friends. So, ayan, kaya ang daming kung ano-ano kasi dyan ko na nilagay talaga lahat. Eh, hindi bagay sa mga cactus yung ganyang setup. So dito talaga. So pang ornamentals talaga siya. So ginugroup mo rin siya. Like for example, in a certain area of your patio, meron ka na for cactus kasi mas madalas yung araw doon. Mm-hmm. And then you have an area na yung mga plants na pang indirect light, doon mo siya nilalagay ganun. Yeah, tama. Ito, parang dito sa area na to, ano siya eh, shade siya eh. Mm-hmm. So mga more on indoor plants.
Tapos kung papansin nyo, mahilig kasi ako magtago ng pots. So marami dyan sa mga, ano yan, potted yan. Ayoko kasing ma-expose yung mga pots. So tago talaga siya. Yung pag nag-aayos ako, mas gusto ko yung natural looking. Pero andun pa rin yung mga knickknacks. So yun yung challenge dyan sa space na yan. Gusto kong maging natural, pero marami namang bagay na kung ano-ano. So yun pa. Yan, nakita nyo, may hagdan, tas may bag. May bag sa gilid na, ano yan eh, bigay sa akin yan, pero hindi ko kasi maisuot dahil hindi bagay sa akin. So, ayan, sinabitan ko na lang siya ng wandering Jew na naging issue sa indoor indoor plant Philippines. Oo nga. Nakatanggap siya ng gutay-gutay na ganyan. So, ayan, isa yan sa pinakamadaling alagaan. Pero, ang makita nyo, ang ganda, di ba? So yan, sinabit ko lang. Right. Oo. Ayun. So, I think ang isa sa mga nakuha natin doon is, it's okay to get inspiration in the web or by checking out your friend's design concept or kung paano yung aesthetics nila. Pero at the end of the day, because it is for you, dapat nandun pa rin talaga yung... It's your garden. Your own personality. To reflect your own personality. Yeah. Kaya ayun. Okay lang kahit magulo. Basta happy ka dun sa ginawa mo. Kasi sa'yo yun eh. Oo. At may question lang tayo dito, Kiko. So, question. Ito, naging problem ko din kasi to. Hindi ba nagkakamoskito sa pagganyan setup? Nakita nyo naman, di naman ako nilalamok ngayon. Sabi nila kasi, pag maraming plants, binabahayan ng mosquito. Pero kasi, para sa akin, ang basics kasi, kung meron silang iniitlogan source, yung water, ganun, like, ako medyo hindi na ako, iniwasan ko na yung bromeliad. Kasi, sa experience ko, nung may bromeliads talaga ako, marami talagang lamok dito sa amin. Pero pag inalis nyo yung mga breeding ground ng mosquito, wala naman gano'ng mosquito. So ito, puro tanim, wala naman lamok kahit ngayong nagsastart na yung tagulan. So ano rin, mamili din kayo ng mga plants na meron naman sa internet na nakapag-repel ng mosquito. Meron ako dito, kahit indoor plant to, meron ako ditong isang eucalyptus. So, isa siguro yan reason bakit din nakakataboy ng lamok. Ayan. So, maraming plants na pwede nyong i-incorporate sa garden nyo para maka-repel ng mosquito. Hindi nyo na kailangan gumamit ng mga kung ano yung chemical sprays. May isa pang question, Kix. May cover po sa top or open garden lang? Yes, kalahati bubong. Kalahati bubong, kalahati ay plastic sheet. So dati sampayan lang to. Pero dahil nga gusto ko ng seating area na may kutsyon, na may throw pillow, so kailangan lagyan na ng plastic sheet. So ayan, may plastic sheet. Ang laking tulong ng plastic sheet. So kung kaya nyo magpa-plastic sheet sa mga gardens nyo, gawin nyo. Kasi pag may plastic sheet kayo, mas marami kayong halaman na pwedeng alagaan. Ako, based on my experience, compared dun sa mga exposed dati sa rain and sun yung plants ko, ang daming namamatay na plants. Ayun. Ayun. So thank you so much, Kiko, for all your inputs. Ayun. Nagkakaroon tayo ng feedback. Kanino kaya yun? meron ata sa inyo nanonood din ng live while we are streaming. Ayun. Nalaman na natin. At si Gov yun. Hindi na ako, ha? Oh, ayun. So, thanks, Kiko. Oo, Migs. Dapat mag-red door na ulit. Mamaya ka na tumawag. Mamaya mo na ipalala move yan. After nito. Okay, so, thanks for that, Kiko. And then, right now, we are going to move on with the Hall of Famer for this garden competitions.
Ito, wala na akong, hindi na ako nag-effort sa'yo ng mga pictures, friend, kasi magla-live demo ka naman. So, ibibigay ko na sa'yo yan. Wala ka ng pictures, live demo ka. So, Wilson is just going to give us an insight or basic information in terms of how to do... Sino talaga yung may feedback? Ayun, in terms of how to do dish gardening and also upcycling. Upcycling, very important kasi ito yung andami nating mga dilata ngayon because of the mga ayuda, ganyan. So, tingnan natin kung paano tayo matutulungan ni Wilson in terms of... Ayan, nakamute ako kanina. Oo, sorry naman kasi may feed. Ganyan ka eh. Nagsasalita ako. Ang dami ko pa namang sanang ano. Ang dami mo pa namang inputs dapat. Ang sanang banat, oo. Walang introduction, ano ba yan? Nag-introduction na tayong isa-isa kanina, di ba? From the ano, Nabotas Group of Islands, sabi nga ni Tim. Okay, so Wilson, I'll give the floor to you. Okay guys, salamat. Angelo. So, katulad ng sinabi ni Kiko, no, ako rin usually pagka gumagawa ako ng ano, ng masterpiece or ng isang art, usually ang nagiging inspiration ko yung nature. And then kumbaga parang i-visualize mo kung ano iba yung itsura ng paligid, ng garden, ng natural na ano, ng mga habitat nila. So ganun yung ano ko, ganun yung inspiration ko. Like katulad nga rin ng sinasabi ng iba, ni Nakiko. Mas gusto namin yung ano, yung parang mga earth color, mga yung madaling pakibagayan or madaling kapag nilagyan mo ng halaman, mas madali siyang makaka-cope doon. So, ayun. Mag-highlight lang ako no, sa dish garden. Pag nagka-competition kasi, madalas, pagka sinabi namin, halimbawa, ang competition namin is dish garden. So, may mga nagsasubmit ng ano, ng pot in a pot. And then, minsan may nagsasubmit ng ano, ng upcycling. So, i-reiterate ko lang na kapag ka halimbawa, may ganung competition. Bibigay ko lang sa inyo yung basic ng ano no, ng mga differences ng bawat isa. For example, ang dish garden kasi, yun yung pinakaalam na natin, yun yung basic natin. Ito yung lagi natin pinapa-contest, ginagawa, and then dish garden, ito yung parang arrangement nga ng plants. Ayan. So ito yung arrangement ng plants kung saan they will grow harmoniously sa isang ano lang, sa isang lalagyan. And then, syempre kapag ka mag-dish garden ka, marami kang i-consider yung pots, yung pot na gagamitin mo, yung soil, yung plants, and then kung ano ba yung mga natural na ipang de-decorate mo sa kanila. So, pagka dish garden, this is more on parang mimicking or copying the nature. So, parang copying, may kinukopya kang garden or meron kang parang inspirational na garden na ginagawa. So dito lumalabas parang using the natural stones, mga driftwood, ganyan. So yun din yung ako, katulad ko, yun din yung ginagamit ko. So hindi rin ako attracted dun sa mga sobrang mga iba-ibang makukulay sobra na mga pang-decorate. Okay, so sa dish garden, yun yung pinaka-basic. And then sa upcycling, ito yung upcycling, isa sa mga last na ginawa namin, I think last year, na competition. Kasi usually kapag ganito, nag-iisip tayo ng ano ba yung usually hindi pa nagagawa. So I think the upcycling term is parang galing yata kay Timothy. Sinuggest niya nun before nung nagtatanong-tanong ako, ano ba magandang words or paano gamitin para ano. Kasi ang nakita ko dito before, meron isang pang plant organization na gumawa sila ng parang arrangement na gumagamit sila ng parang mga ibang mga aesthetic like mga plancha, mga upuan, mga bikes, ganyan. So, nung hiningan kami ng ideas, ano ba yung pwede naming pa-contest para medyo kakaiba at bago naman. So, ito yung nasuggest ko. Ito yung ginawa namin. So, ginawa na nila akong chairman for the upcycling planter competition. So, yung makikita nyo kanina, ako yung chairman nila doon. So, malas ko lang din na nila ako pinapasali.
yung kaninang ginawa natin, like for example, upcycling, matagal na palang may word na upcycling. So ano yung difference ng upcycling sa recycling? So yung recycling kasi, ito yung ginagamitan something na, ito yung ginagamitan ng chemicals para magamit ulit yung isang bagay. For example, yung mga old plastic pot, yung mga old na plastic na bottle, ganyan. So kapag ka binenta mo siya sa junk shop, tapos dinala ulit siya doon sa isang lugar na o sa isang factory, ang gagawin niyan, lalagyan siya ng chemicals, i-burn ulit, itutunawin ulit, and then para maging same na plastic bottle. So that is the recycle. Okay? So yung upcycling, ito yung parang inile-level up mo yung isang ano, yung isang bagay or isang materials para magamit mo ulit, pero hindi mo siya ginamitan ng chemicals or something na parang pinataas mo yung value niya. For example, this one. Ito, mamaya. Ito, this is an old pipe. Ginamit ko rin to doon sa ano sa upcycling before. So parang ang ginawa, since an old pipe, ginawa, nilagyan ko siya ng paint, tapos pwede ko siyang lagyan, pwede mo siyang maging planter. So yun yung upcycling, no. So hindi, parang hindi mo siya i-break, yung abagkos, i-elevate or itataas mo yung antas niya para mapakinabangan mo pa ng mas maganda. So yun yung upcycling. Laging minsan nagkakamali tayo sa term ng upcycle and recycle kasi nasanay tayo na ang ginagamit nating word is recycle, which is meron talagang word na upcycle. Hindi ko lang matandaan ulit kasi hindi ako nakapagbasa kanina na ano. Pero yung word na upcycle is na-published na siya, I think, mga 1994 pa yata or matagal na. Pero sa atin, late lang natin ginamit kasi late lang natin na-apply na meron pala talagang upcycling or upcycle na ginagawa, which is yun nga, paggawa ng isang bagay para ma-elevate mo pa ulit yung ano niya, yung purpose niya or yung ano niya, yung use niya without breaking the ano no, the item or without putting or sarang ginagawa mo siya or kinilalagyan mo ng chemicals or something para masira. Pero ito, inaayos mo, pinapaganda mo para magamit mo ulit siya ng mas magandang purpose niya. Okay, so parang bringing the item into a higher value. Okay. So yung pot and a pot naman, sorry mga ba, kasi yung pot and a pot naman, ito yung na-also rin sa Thailand before na meron kaming page na ginawa. Ito yung parang naka-plot na pag tinignan mo sa top view, para siyang arrangement ng mga succulents and flowers. So ito yung pot and a pot na tinatawag. Kasi minsan pagka nagpapa-contest kami, nalilito sila. Ano ba yung, pag dish garden, kahit sobrang ganda ng pot and a pot na ginawa niya, ang kategory namin dish garden, napipilitan kaming hindi siya, kumbaga parang sa criteria, hindi siya papasok. So, yun lang, advice ko rin sa mga, ano, no, sa mga, mga sasali, for example, alamin natin kung ano ba yung pot and a pot, dish garden, upcycling, kasi minsan nagkakatalo doon, tapos parang minsan nasasabihin, ang ganda-ganda ng pagkakagawa niya ng pot and a pot, pero dish garden yung hinihingi namin, or yung ano natin, yung topic natin or yun pa contest natin. So, parang natatalo tuloy or hindi natin napapansin na ganun pala. Parang doon pa lang sa criteria, babagsak siya. Okay. So, papakita ko lang saglit kung ano yung ginagawa for the dish garden. Sobrang basic lang to, bibilisan ko na lang din. Kasi ayoko mahaba masyado yung oras sa akin. Okay. Since wala ako gaano na ano no, na plants, kumuha lang ako kung ano yung available dito sa ano ko. Sa garden ko. So, sa dish garden, sinusunod ko yung ano, sinasabi nila, meron tayong tatlong category dito, yung parang the thriller, spiller, and the filler. So, the thriller, ito yung pinaka parang stunning plants mo. So, parang ito yung pinakamataas, ito yung pinaka may mga character natin na plants. So, kumbaga parang sa isang pelikula, siya yung bida. Siya yung main character natin, siya yung actor natin. And then the spiller, ito yung usually parang co-host or kumbaga parang siya yung parang detective ng bida or siya yung parang yung best actor, merong supporting actor. So parang siya, yung plant na to, sinusupport niya itong plant na to para ma-enhance pa yung itsura niya. And then the filler, ito yung usually ginagamit natin for ground cover or yung mga mabababa lang para napipill out or yung mga ilalim or mga
parang what do you call this? Matatabunan niya yung ilalim para magmukhang natural yung itsura. Kumbaga parang si filler, ito yung mas mabilis dumami. Or pero pababa. Parang kinok, parang mas madalas ito yung ginagawang ground cover. Ano ba yung usually yung mga filler na ginagamit natin? Most is the sedum, yan, mga yan. Tapos yung mga gumagapang na plants, mostly ginagawa natin yung fillers. Okay, so wala akong ganong nakuhang plants dahil konti lang, wala akong succulent, sorry, gano, na usually pagka ano kasi sa competition, nagpe-prepare talaga ako. So, eto, unahin natin yung ano, yung pot. Kapag kukuha, ano tayo ng pot, pag mag-ano tayo ng pot, mamimili tayo ng pot, siguraduhin natin na hindi niya, sabi nga ni Kiko, hindi niya matatabunan yung ano, yung itsura ng garden. Ibaba ko lang yung camera ha, kasi masyadong ano. So habang dinidiscuss ko, siguro ginagawa ko na siya para mas mabilis. Yun. Alam ko masyadong matagal. Wait lang. Ibaba ko lang yung camera ha. Okay. Okay lang daw. Huwag ka daw ma-pressure, Wilson. So ito, no pressure, Wilson. Ito yung pot ni Kiko. Actually, bigay niya sa akin to. Isa sa mga maswerteng nabigyan ng pot ni Kiko. Ang daming namimigay, okay. Bakit wala akong nare-receive? Ito yung mga ginawa niya na sobrang ano, sobrang thankful ako. Kasi magagamit ko siya ngayon. So, makikita niyo, pag pili tayo ng pot, dapat hindi siya super parang loud na napakadaming kulay, 'di ba? So, parang yung ipapakita, parang hindi niya dapat talunin yung gagawin mo masterpiece kaysa doon sa mga plants na arrangement mo. Wait lang, ayusin ko lang 'yan. Ayan. So dapat yung pot natin, it's pwedeng plain lang or pwedeng siguro kung may kulay siya, hindi ganong makulay na para talunin yung gagawin mo arrangement. Okay. So sa pagpot, kailangan may butas, syempre. And then, ginagawa ko rin yung kay Kiko na sinasabi niya kanina, since maglalagay ako ng dripwood as aesthetic, pwede ko siyang i-wire. Pwede ko siyang i-wire sa ilalim para hindi gumalaw. Okay. And then, since mga gagamitin nating plants is succulents, so meron ako ditong prepared na lupa. Wait lang ah. Thank you very much, Wilson, for all of your preparation. Sobrang appreciated namin yan. Ayan. So, ito, actually, masitera din to. Thank you sa ano kay Masitera. Para laging sobrang generous pagdating sa ganito. So, gumagamit ako nito kapag may mga ano, pag may mga ano tayo, pag may mga demo, ganyan, sa mga event, gumagamit ako ng Masitera. So, lagyan ko muna siya ng ano, no. Since wala, ang mga nakuha ko lang na plants is ito. Ito, and then I have the, I think Hawartia. Yeah? Ang ganda ng kulay niya ngayon. So, ayan. And then, meron akong ano dito. Kalansyo. Hindi ko ano bang tawag dito. Mother of Millions. Pero pwede kasing ano, trial and error. So, subukan natin mamaya kung magbabagay siya. Ito, and this is also a kalansyo. Okay. So, ang thriller natin, usually, siya yung pinaka-striking or pinaka-pwedeng maging main attraction natin. No? So, pwede ko sabihin ito yung thriller ko. So sa basic pwede kong gamitin ito. Itong isa as the filler and then yung as the spiller and then the trailer meron na the filler. Meron akong mga sedum dito, sana magamit ko pa siya. Wait lang. Ito, yan. This one. Yan. Ito. Ayan. Medyo malaguna nga lang. Kaso,
ano, hindi ko siya na-propagate pa ng maayos, so para medyo mag-compact siya. So gagamitin na lang natin siya for aesthetic purposes. Okay, so kung halimbawang itong magagawa ako ng tatlo na plant lang, ito yung gagamitin ko, tatlo. Pero I think may mga sobra pa ako dito. So hindi, pag sinabi nating ano naman, thriller, spiller, and filler, pwedeng mas marami ng plants na gamitin mo. So yung sinabi ko kanina, this is the basic tree lang na sa paggawa, if ever, gagawa ka ng simple na succulent, especially kung mga mini garden or mga mini dish garden lang yung hinihingi. Pero since medyo medium size yung ano natin, medium size yung pot natin, gagamit na ako nito para sa likod. This is also pwede siyang maging trailer natin, no? Kasama nitong isa. Okay. So lagyan ko muna siya ng ano, ng soil. Okay, wait lang ha. Sobrang ano nitong... So yan, maglalagay ako ng wire para hindi ma... ano, hindi tumagos yung ano natin, yung soil natin dito. Ay, pwede kayong magsalita, ah. Masyadong masyadong i-mute, Jello, ah. Para may side comment. Yung mga side comment nyo daw, guys. Kayang-kaya mo yan, Wilson. Actually, pressure ako ni Jello. So, magkakalat ako dito sa bahay. Kailangan ni Wilson ng ano, ng support. Oo. Pero alam mo ba, Jello, ano daw? Sabi ko, kung di tayo naka-live, kung tayo tayo, delight ka na namin. Malamang inano niya na ako, no? Sabi, yan ba yung ano? Yan ba yung nanalo? Parang hindi naman. Okay, okay. So ito, since yan yung pinakamataas, nalagay ko siya dito sa likod. Okay. So, wala kasi akong gamit, guys. Pasensya na. I use tweezer pala. Very effective to kapag medyo dulo-dulo na yung mga ginagamit natin, no? So, kapag medyo masikip yung isang ano area or kapag medyo parang mahirap i-reach out, napaka-effective nung tweezer. So, nabibili to sa, I think, Mercury. Sa Mercury meron ito. Okay. Wilson, may question. Habang gumagawa ka, may question lang tayo. Para sige, pwede. Yes. Sir Wilson, sa dish gardening ba, kailangan iisa yung trip ng magkakasamang halaman? Halimbawa, cactus and succulent, ayaw nila ng madaming water and needs sun exposure. Pag yes, ba different yung needs ng halaman, bawal magkakasama sa isang dish? Yes, from definitely. Audrey. Actually, Aubrey. Definitely inaano kinoconsider natin 'yan, no. So, kailangan pag-aralan mo yung mga plants na ilalagay mo. Like for example, pag cactus, more on cactus lang. So, pag succulent, mas maganda kung puro succulent lang. And then alamin mo yung mga needs ng mga halaman, kung more on sunlight ba sila yung magkakasama, more on gusto nila ng water, sila yung magkakasama. So dapat kinoconsider din natin kung gagawa tayo, kung gusto natin na medyo mapatagal yung buhay ng succulents natin, is consider mo ano ba yung mga ano nila, ano ba yung mga basic na needs nila. So kung halimbawa na, do you think this succulents will thrive together with this one, pagsamahin mo. So yun pa pala, kapag nakakakita kasi ako minsan, gumagamit sila ng ornamental. Siguro kung for aesthetic purpose lang, pwede. Pero kung gusto mong tumagal yung succulents mo or yung arrangement mo, better na alam mo kung ano yung mga ano, kung ano yung mga needs ng plants mo. So para mas matagal mo siyang makikita na maganda. And then they will grow na ano, na they will grow together na maganda or lalag sila ng maganda.
Okay, so guys, mag-question lang kayo habang ina-arrange ko to, ha. Itong mga to, pasensya na, sila yung mga nakuha ko lang na plants dito sa garden ko. Pero mamaya, sorry, hindi pala nila nakikita yung iba. Ayan. So makikita nyo, gumamit ako ng ibang plants na medium dito para ma-support yung ibang plant natin. So siguro gagamit ako ng mga 5 na klase doon sa na plant dito. So Wilson, my question. Yes, explain mo daw yung heaven, man, and earth. Okay. From so heaven, man, Senyor and earth. Panelo. Okay. Sir Ron. Oo. Kasi actually heaven, man, and earth is the arrangement actually talaga sa ano no, sa ikebana. So heaven yung pinakamataas, man yung ano, yung medium, and then earth yung pinakamababa. So kung halimbawa ito, for example, kung i-apply natin dito sa arrangement, actually sa flower kasi arrangement ina-apply yun, pero ma-apply din natin siya dito. Heaven ko is yung pinakamataas, and then the man is ito. Hindi ko alam yung name nito eh, pero galing to kay Sir Panelo eh. Binili ko sa kanya. Parang na-budol nga yata ako. Tapos, oh, binili, hindi binigay? Oo, hindi pa kami close nun dati. Binenta niya sa akin. Yun. Pero mura lang. So, yun. Ayan. So, yung arrangement natin, makikita nyo, parang dapat minsan meron ka ring focal point na tinatawag, no? Parang pag nakita mo yung isang area, parang makikita mo, parang mapapako dun yung mata mo na, ang ganda pala nito. Kasi minsan may mga arrangement na sabog, or parang ginawa lang, hindi, parang, alam mo yun, parang scatter lang yung plant. Sorry, pero dapat kung gagawa tayo ng arrangement, meron tayong tinatarget na itsura or na-visualize. To tell you honestly, yung mga sumasali sa competition, like yan, si Kiko, ako, si Ma'am Irene, hi kay Ma'am Irene, sa mga, sa pinaka-ano natin, pinaka-queen of dish garden natin, hindi kami yung, alam mo yun na parang pagpe-prepare, parang bibili ka lang ora-orada kasi gusto mo lang sumali or something. Ang preparation for the competition usually matagal. Hindi, kung gusto mong manalo, it is also a tip for guys, no. Kung gusto mong gumawa, gusto mong gumawa or maka-create ka ng magandang arrangement, your plant must be healthy. It's a must, guys. So ibig sabihin, hindi ka makakagawa ng magandang arrangement kung pangit yung mga plants mo. 'Di ba? Kasi kumbaga parang kung malinis, yun pa, kung malinis yung plants mo, kung maganda yung tubo nila, definitely kapag pinagsama-sama mo yan, maganda yung magiging kalalabasan niya. So hindi ako gumagamit basta-basta ng plant na parang etiolated, na pangit yung itsura, kasi magre-reflect yun sa gagawin mo. So hindi mo siya mapapaganda or unless kung ang team mo etiolated plants, baka pwedeng mabigyan ng ng justice. Pero kung halimbawa na yung yung gagawin mo is gusto mo na parang mag-stand out, gusto mong maging neat tignan, unang-una dapat yung plants mo is neat. Dapat yung plants mo mismo is healthy, free from pests, and then hindi sila yung hindi sila basta-basta. Mm-hmm. Okay. So Wilson, sorry, wala. Yes. Yun, pwede bang for example, meron kang syempre summer season ngayon, ang daming mga propagations. Pwede bang idiretso na 'yon as a dish garden or kailangan mo munang iparut 'yon or actually ito iko-comment ko lang din si Ma'am Dorothy, natutunan ko rin sa kanya before kasi gumagamit din ako ng mga plants ko na may root na, which is okay din naman kasi matagal lang nasa akin. Kumaga parang naka-cope na siya dun sa area ko. Or pagpropagated mo, mas madali mo silang gamitin. So kung gusto mo na medyo matagal agad na gumanda yung plant mo, better kung rooted na. Pero if ever na confident ka na magro-root yung plant mo, at the same time magpapaganda mo siya, may ingatan mo hanggang sa mag-root na lahat, pwede mong gawin yung ginagawa ni na Ma'am Dorothy, no, na kinakat nila yung plants, kinakat nila yung stem, pinapatong nila, inaantay nila hanggang sa magugat na yung plant. So okay din yon na technique.
pwede ano mararecommend din ko 'yon. So kung ngayong summer, siguro since actually ako hirap ako sa succulents ngayong summer, no. Pwede mong mamili, pwede kang kumuha ng mga succulents. Sa tingin mo magka-thrive sa init. Kasi nahihirapan sa lowland, sobra talagang mahirap gumawa or ma-achieve 'yun eh. Pero sa Baguio, like yan kina Kiko, sobrang swerte niya sa lugar niya. Pwede 'yon, yung may mga ano na, may mga roots na. Pero kung halimbawa wala ka namang choice, kaya oy, do you think okay naman yung plant, magro-root naman siya eventually. Pwede yung cuttings, basta make it sure na ano, na magro-root siya or mapapanatili mo yung itsura niya. Okay. So ayan. So nakita nyo, ginamit ko yung green. Ginamit ko yung sedum. Hindi nga lang maganda yung tubo ng sedum ko kasi medyo etiolated to. Sabi ko kanina, hindi sana ako gamit. Pero ano naman, medyo siksik pa naman siya. Mas gusto ko yung ano eh, yung sedum ni Gob. Kasi ano siya, fake siya, siksik siya. And then, yung toppings, like sabi nga ni Kiko, gumagamit ako ng medyo natural color. Pwedeng akadama or pwedeng... Ay, hindi ako gumagamit basta-basta ng white eh. So, ito yung pinipili ko. Ito. Parang, I think this is 7-color, ba? 7-color. Yeah. Oo. So, yan. Favorite ko yan. And then, kung gusto mong medyo neat talaga tignan, huwag kang gumamit ng malalaking stone or pebbles basta-basta kung maliit. Yun pa pala. Yung plants, kailangan proportion yung plants at saka yung mga gagamitin mo sa pot mo. Hindi ka pwedeng gumamit ng sobrang laking pot and then ang gagawin mo, ang liit-liit lang halaman mo or sobrang ang cute-cute tapos ang laki-laki ng pot mo, or gagamit ka ng maliit na pot and then yung plant mo sobrang laki, sobrang lumalagpas na or hindi na bagay yung plant mo, yung size ng plant mo doon sa ano mo, sa pot mo. So yun pa. Ito, so yung toppings natin nilalagay natin para magmukhang neat yung ano natin, yung arrangement natin. So yun nga, kung makikita nyo, gumamit ako ng driftwood kasi it's a natural aesthetic, no, na pwede nating gamitin. Tapos hindi ako gumagamit ng iba unless yun nga sa upcycling naman. Segue ko na rin yung upcycling. Sa upcycling kasi medyo makabago yung ano idea namin that time last year. So ano ba yung mga gamit natin na ngayon na minsan parang nagamit natin na pwede pang pakinabangan, which is we turn it into planter. So doon lumabas yung mga ginamit natin na like si Ma'am, si Tita Irene, gumamit siya nung gulong nung sasakyan. At saka yung mga old ano niya, mga old upuan niya, ginawa niyang planter. So yun. Si Tita Irene, sobrang galing niya. Sobrang idol ko yan. So pag nakita nyo, eto na, yung finishing natin, nilalagay ko is yung natural color. Medyo maliliit lang siya para mas madali mo siyang maayos at hindi mukhang bako-bako yung ano natin. Mukhang bako-bako yung planter natin. Okay? So pwede pa kayong mag-add ng mga maliliit na pebbles dito. Pwede pa kayong mag-add ng maliliit na stones if ever na may available, no? So ayan. So pakita ko lang ha. Ito na siya. Ah, sorry. Ayan. Pakita ko ng... Iangat ko muna to. Gusto ko yung probinsya na ano, natunog ni Gob. Saglit. Hindi sa akin yun. Ah, hindi ba? Kay Kiko. Ayan. So, ayan. Ito yung ano natin. Yung on the spot. Grabe, pinahirapan ako ni Jenna. So, ito yung on the spot na ano natin, na ginawa natin. No? Kahit wala na kung ibang succulents. So, kung makikita nyo, iba-iba rin yung texture ng plant para magkaroon siya ng harmony. Bukas picture lang ko siguro, sasend ko rin kay Jello kasi medyo madilim na dito. Gumamit ako ng plants na iba-iba yung texture, iba-iba yung sizes. And then, I turn it into one masterpiece. So, yun. Segue lang ako sa upcycling.
So ito, for example. Nagmamadali talaga si Wilson. Sorry, guys. Sige lang. Take your time daw, sabi ni Gov. Ito kasi yung, one hour siya. Ito yung pipe. Kung katulad nito, ginagamit natin. So pwede ko siyang gawing planter. For example, ito, pwede mo siyang patungan dito. Kukuha lang ako sa likod ng halaman ko. Ayan. So pwede kong ilagay ito. Actually, kukomment ko rin si Gob kanina. Yung mga ginagamit niyang nakita niyo yung mga spam. That's also a simple upcycling. Kasi sa halip na itatapon natin yung itatapon niya yung mga... Lata niya. Oo. Okay. Ginamit niya 'yon into ginamit niya 'yon para maging pot do sa upcycling. So ito, for example, pwede mong gawing planter. So pwede pa ako maglagay ng isang plant dito. Pwede pa ako maglagay ng isang plant dito na pipiliin ka. Kaso wala na akong ibang makuha dito. For example, ito na lang. Ito lang, wala na. Masyadong malaki. Wilson, ano yung dinagdag mo doon sa So, binalutan mo siya ng jute wine? Binalutan ko siya ng jute na jute parang tali. Jute string. Kanina kasi may konting orange dito. Nakita mo habang nagsasalita si Gob, nilalagyan ko. So, ayoko siyang makita. So, binalutan ko. Pero kanina, lahat to silver. So, gusto ko kasi magkaroon ng parang metallic touch before. So, nung sa upcycling natin. So, para magmukha siyang metal before. So, nung ngayon, ginamitan ko siya ng jute string. Para magmukha siyang planter. Nag-soften. So, pwede pa tayo maglagay. Oo. So, pwede pa tayo maglagay dito kaso wala akong ibang makitang plants ko na pwede kong ilagay. So, yun na lang. So, katulad nito sa ibabaw, pwede ka pang maglagay. So, yun. Sa planter ng upcycling, this helps us na syempre mabawasan yung kalat natin, mabawasan yung yung mga basura. At the same time, mapaganda pa natin yung mga old na bagay na ma-elevate natin yung value niya. Okay, guys, yun lang. Sobrang bilis ba? Sobrang nagmamadali. Sorry. Oo, pakita mo lang daw ulit yung dish garden na ginawa mo. Yung in less than 15 minutes, eh, nagawa mo yan. Teka lang. Ayan, yung in less than 15 minutes, ito na siya. Ganda. So, teka lang. Punta tayo sa medyo plain na Nakakainis. Ayan. So, remember guys, ang ginamit ni Wilson dyan is yung mga nasa paligid lang niya. So, I think it's a good idea for you. Alam if you have, mga plants na ipopropagate nyo na. So, para lang makapag-practice kayo, you can take some of the pieces. Maganda nga pala, for example, kasi ang si NC Soap, mahilig kami magpa-contest ng mini dish garden. So, pwede nyo gamitin yung mga small propagation nyo para gumawa kayo ng mini dish garden. Actually, yun yung isang technique. Yung mga pop ng mga plants natin, pwede nyo siyang gamitin para makagawa ka ng small dish garden. So may mga pop lang din yung iba dito ginamit ko . So yun. Yes, yung mga question ba? Ayan. Wala, amazed na amazed siguro sila sa iyo kaya hindi sila makapag-question. Hindi naman. May actually, mga comment lang na... May question kanina, Jello. Oo nga, may question para sa iyo yun, Gob. Ayan. Para sa akin talaga. Oo. Yung for the driftwood lang, pwede siguro ayun nanta because it's small. Kita ba? Yan. Ay, wait lang. Wag mo muna kaming imumute lahat, Jello, para makapag-bat-in kami, ha? Oo, sige. Hindi naman kayo nakamute. Nakamute kami ako kanina. I have this clamp. Yan. Pwede mo itong ilagay dun sa ibabaw para hindi masyadong... Para maging puno na talaga yung driftwood. Or usneoides, pwede rin. Pero the smaller version lang ha, kasi ito medyo malaki na. Yan. Yun ang Jello. Ayun, ang dami mong fans, Wilson. Yeah. Hindi, pero yun nga lang guys ha. Again, kung halimbawa gusto nyo gumawa ng malalaking dish garden or gusto nyo talaga na competition level, like ginagawa ni Kiko, yan,
ginagawa ko, ginagawa ni Tita Irene, pinaghahandaan talaga siya. So, hindi siya yung basta-basta. So, parang months na marinig namin na malaman namin ng competition, nag-iisip na kami ng idea, nagpe-prepare kami ng plans, nagpe-prepare kami ng materials, and then, minsan, nagtatrial. Ah, yun pa pala, ang tip na pwede kong ibigay, huwag kayong matakot mag-trial and error. So, ako, pagka may mga plans ako na hindi ko gustong pagsamahin, inaano ko yan, ina-uproot ko, tapos binapalitan ko. Huwag kayong mahiya or huwag kayong matakot na mag-try, na mag-trial and error, ganyan. Kasi doon mo malalaman kung maganda ba yung combination ng plans, kung maayos ba yung ano nila, kung maayos ba yung magiging itsura nila. So, matagal talaga yung arrangement minsan. Ako, nung minsan lumaban ako, umaabot ng 5 hours. Kasi ang laki naman kasi nung entry. Si Kiko for sure, ilang oras niya rin ginawa yan. Minsan days pa nga. Sa preparation pa lang ng planter, preparation pa lang ng, ano, ng mga material. So, aabot talaga ng days. So, kung gusto nyo talaga, for example, yung mga competition, be prepared. Pine-prepared talaga lahat. So, pinagpaplanuhan talaga siyang mabuti. Kumbaga, meron ka ng blueprint in mind. Anong gagawin mo? Ano yung mga naisip mo pag wala to? So, yun lang yung mga ma-advise ko. Ayun. Thank you so much, Wilson. So, I think basta they just need to make sure that yung mga plants na gagamitin nila for dish gardening has to have the same watering, light, air requirements. Yes, as much as possible, yes. Mm-hmm. Pero kung halimbawa kung for Instagram lang, pang aesthetic purpose lang, pwede naman kahit ano. Pero syempre it's your ano naman, no? It's your parang perception kung paano gusto mong ipakita. Pero kung halimbawa for IG lang ganyan, at same time sabi nga ni Gob, after na ilagay dun sa loob, binabalik na. Ako, ganun din ginagawa ko. Minsan after ko i-aesthetic or iayos for aesthetic purpose yung plants, ano ko yan, ibabalik ko. Unless okay naman siya na magkakasama, hahayaan ko na. Pero kung may plants doon, I think mag-strive siya kapag hiniwalay ko or masyadong mahal para doon sa yun, kukunin ko siya at ilalagay ko siya talaga doon sa mabubuhay siya at gaganda na pwede ko pang magamit after quite some time na magkaroon ulit ng pagkakataon. Yeah. Wilson, may tanong ako. Yes. So, di ba, pag gagawa ka ng dish garden is, usually maliliit pa lang sila, di ba? So, if it goes bigger after a few time or a few months, weeks, syempre mag-iiba na yung itsura ng dish garden. Yes. So, how do you work with that? Maintain. Or maintain the same quality or looks as you have started the dish garden? Okay. So, yun. Magandang question, no? Usually, kaya nga tayo kapag nag-gumagawa ng dish garden, pinipili natin, kung talagang gusto na talaga ng pangmatagalan, pipiliin mo yung mga plants na mag-grow together o yung mga na maganda. Kung for example, mababagal lahat lumaki, pwede mo piliin na ganun. Pero yun sa tanong, no, kung paano ko siya i-maintain, pwede mo silang i-cut. For example, madali naman siyang tumubo. For example, masyado naman siyang bushy, pwede mong i-cut. Or kung may mga masisira dyan or may mga mamamatay dyan na plant, pwede mong palitan ulit ng the same na plants na titing ano, makakaganda or makaka-add ng beauty din. Kasi ano yan eh, kumbaga lagi, madalas sa tanong yan, paano mo ma-maintain? It's a living things kasi, so hindi mo mapipigilan talaga. Ang pwede mo lang gawin is mag-alter-alter ng mga plants na nandoon. Pwede mong putulan, pwede mong palitan, for example, na matagal na. Kasi kung maintenance lang talaga, mahirap na, for example, 1 year, 2 years, magbabago na talaga yung itsura niya. Kasi living things yan eh. So, kung pwede mo silang putulan, yun, gawin mo. Or kung meron diyang mamamatay, pwede mong palitan. So, kumbaga parang it's more on para yung maintenance kasi, matrabaho rin talaga. Pero kung gusto mo na ganung arrangement, for quite some time, wala naman, kung sa dish garden, kung sa akin lang talagang ano, tatagal yan ng mga 6 months to 1 year. Pero asahan mo, syempre, since plant yan, lalaki sila. So, mag-iiba talaga yung itsura nila. Hindi mo sila ma-maintain for the longest time ng ganyan. Unless plastic yung mga yan. Pero since living things sila,
darating talaga yung time na kailangan mong putulan, kailangan mong gupitan, kailangan mong palitan kasi may mamamatay dyan. So, yun lang yung ma-share ko kasi eventually yung ganito magbabago talaga ng itsura eh. Kahit sa mga landscape, mahirap mag-maintain. Siguro ang pwede ko lang ma-suggest na medyo mabagal, puro cactus. Ayan. Kung medyo puro cactus like gymno, mga puro gymno lang ganyan or mga same ano, matagal 'yan. I think mga years, 2 years, 3 years lalaki sila, pero mamaintain nila yung itsura ng ano mo, ng dish garden mo. Pero kung gusto mo talaga na medyo like succulent type ganyan, so kung gagamit ka ng succulents, eventually magiging bushy talaga 'yan. So choices of plants then is very important sa paggawa ng dish garden, kung ano yung mga needs nila. Hindi porket gusto natin, minsan nangyayari naman talaga yon. Pero kung gusto natin tumagal yung dish garden natin, alamin natin yung sinasabi nga nila, the basic needs ng ano natin, ng plants natin. Yung air, sunlight, yung soil, and then yung growth nila, kung okay ba silang magkakasama ng malalaka, ng patagalan. So, yun. Sige, thank you. Ayun. Sana sasagot ko yung tanong ni Chrissy. Oo. Parang magkakaiba tayo ng time zone, parang umaga pa lang kay Kiko. Oo. Maliwanag sa kanya. Oo, maliwanag pa kayo. Kaya pa yung araw? Uy, may question tayo dito for GovGen. For air plants, meron bang specific jar pwede gamitin? Sabi kasi ng iba, hindi daw pwede ang ordinary na alambre. Hindi naman siya hindi pwede yung ordinary na alambre, pero dapat kasi hindi siya kinakalawang or else it will lead to rot, nagkakasakit yung plant, tapos yun, patay na. So I'm using bonsai wire, kita ba? Oh, yeah, yan. Bonsai wire ang gamit ko. Or yung coated wire, yung parang sa mga wires na merong coating, or garden wire. Pag-support lang, yan. Ah, ayun. So, thank you for that, Gov. Okay, so dahil natapos na natin, alam na, for example, na-style na natin yung bahay natin, yung area natin with people's help, at na-stage na rin natin yung mga plants natin, and after we've learned to use the knickknacks from GovGen, na pwede natin gamitin like the vessels for our plants. And si Wilson, after yung makagawa ng dish garden, siyempre, what's the last stage? Ang last stage natin ay may picture natin yung ginawa natin. So, we have Chrizzy to tell us how to capture a great moment. Great moment. Teka lang. 6:17 na, di ba? Usapan, 2 hours lang tayo. Oo nga. Sorry na. So game na. O, ikaw na, Chrissy. So, guys, if you have photography questions for Chrissy, and Chrissy, if you can tell them as well, your background, kasi you're also a photographer. So, and then we'll talk about some of the ideas na ginagawa ni Chrissy in terms of how to take pictures of your art pieces. Okay, so thank you, Jello. So, paano nga ba ako nagsimula mag-photography? So, sometime back in 2011, nag-start ako mag-photography with a model. So, syempre, nakakapagod yung pag may photoshoot ka, pupunta ka sa isang location, tapos yung mga model mo, syempre may mga kanya-kanyang gusto rin siya. So, eventually, I moved to photography. Then when I started 3 years ago with cactus and succulents, doon ako nahiling mag-photoshoot ng mga cactus, especially on the columnar side that I have. So I have some few tips for everyone who would like to, you know, at least have some
aesthetics in terms of their dish garden or yung garden nila, kung paano nila maayos yung picture nila. So first is you have your mobile phone. So it's either Android or iOS. As long as you have your phones that can take photos, my first step is to at least clean your lenses. So, pupunasan niyo siya. Siyempre, galing siya sa bulsa niyo. So, there's a possibility na nadumihan siya or nalagyan ng mga smudges or yung kamay niyo is oily, especially kung kumakain kayo ng mga chicken wings. So definitely nalalagyan siya ng oil. So if you're going to take a picture, minsan medyo blurry siya. So you would have to ensure na malinis yung camera before taking a picture. Second tip is for everyone to use the grid line functionality in your phone. So makikita nyo to sa phone nyo or sa settings, you can turn it on so that you'll be able to see and check yung ano nyo. So I'm not sure if you can see the grid lines sa phone, but may grid line siya na parang katulad nito. Okay? So when taking pictures of your photo or your cactus or your succulents, make sure to put the subject across or within the four lines. It's called the rules of third, so that you'll be able to capture the subject and as well as the background itself. So may tinatawag din dyan na bokeh, or yung magiging blur yung sa likod niya nung subject, tapos malinaw lang yung subject niyo or yung cactus. So yun yung mga sample pictures na ginagamit ni Sir Kitoy. So if you're going to look at his photos, medyo very aesthetic, and as well as yung mga pictures na that was shared by Gov, by Wilson, and as well as Kiko. So yan. Our third is to at least focus the camera to the subject or to the subject nung item nyo or cactus. Like for example, itong picture na nakikita nyo is that yung focus nung camera is nandun sa cactus. If you're going to look at it dun sa hand, sa wooden hand, medyo blurry siya. So, if ganyan. Okay? Next is embrace the negative space. So, kanina si Wilson, dinala niya yung, ano niya, yung dish garden niya sa clear wall, which is yung gray wall. So it could be textured, it could be color white. So as long as it has a good background, that's a negative space, but it will actually bring your subject glowing. It's because siya yung focus nung ano nyo, camera. Okay? So any questions so far? I know Jello has been showing you some pictures that I have taken as well. So these are the pictures that I have taken dito lang sa loob ng bahay. So next is find a different perspective. Why do I say that find a different perspective? So if you're going to look at it, I have some pictures that I have taken as well. This is a bird's eye view or on top siya. So I know that you might have done something as well sa mga garden yun, na nag-picture na kayo ng mga top view. Ganyan. Para makita rin nyo yung ganda nung subject or yung cactus or succulents nyo.
So there's a big difference in terms of focusing your camera or your angle sa mga subjects. So look at the different lines, directions, and as well as the small details of the cactus. So like katulad niyan, ang pinofocus ko dyan is yung red spines nung isa sa mga cactus geometrisans kochalko. So yan yung isa sa mga pictures na na-post ko. Next is also doing a flat lay as well. So Jello, can you also show some flat lays samples that I have taken as well? I think check PIX 10 or PIX 11, if I'm not mistaken. Nakamute ka ata, Jello. Oh, nga, sorry. Ako yung na-pressure. Wait lang. Hindi. 11 ata. Hindi, parang nasa 4 ata siya. Nunguhula na lang daw ako. Wait lang. Ito! So this is one sample that I have for flat lay. So in-scatter ko lang siya sa white table, and then lahat ng siguro ginamit ko ng mga items like clay pots, yung mga pebbles, yung tools, and as well as I use a wooden hand. Instead of me using my own hand, it's just that I have to use my both hands in taking pictures. So hinahawakan ko siya, so para at least maayos yung pag-take ko ng pictures at hindi siya blurry. So you also have to ensure na dalawa yung paghawak mo ng camera instead of you holding one hand and then ipipress mo ng ganito. So there's a possibility that when you press the button, your phone will shake. So once na nakuha na niyo yung subject, medyo blurry siya, it's because nag-move yung camera. You can also use the what they call this, the volume buttons for your phone to use as the shutter. So yun. This is also some of my recent works for flat lay. I've actually used several items. I have astro, I have columnar, I have opuntia, I have tilandias. So I've actually used several structure or texture as well. I have rounds, I have geometrical shapes, round. Kasi if you're going to look at it, hindi siya symmetry to each and every shapes. Pero if pag pinagsama-sama mo siya in one frame, magiging maganda siya. Why? It's because as well of the lighting. So be very careful in taking pictures. Kasi minsan, yes, ang ganda niyang picturean. Pero if you don't have good lighting, hindi siya ganun lalabas. It's because, kasi nga sobrang dilim. So you would also use other apps to make it clearer or brighter. Okay. What mobile apps do you use, Chrizzy? So nagmamadali ka sa last part. Okay. Sorry naman. Sige, go. Pero may question lang tayo dito, Chrizzy. Okay. What time do you usually take pictures? Kapag nasa garden or greenhouse ka, sir? For everyone's
information, I don't have a greenhouse. Nasa labas lang siya ng kalsada. Nasa labas siya ng bahay ko. So, okay, pag nagpunta kayo ng San Pedro, Laguna, tapos may madaming cactus na columnar sa labas, kina-crazy yan. So, well, the best time to take pictures is from 6 a.m. kung merong sunlight na, up until 9 to 10 a.m. Pero pag 9 or 10 a.m., medyo medyo sobrang maliwanag na. So I don't advise you taking pictures during that time. One, it's because your subject will be overexposed. And then, syempre, yung health niya din, you could also get a heat stroke for that. So for hapon naman, siguro mga around 4 p.m. to 5 p.m. pag maaraw pa. Okay? So, and then may isa pa tayong question, Chrizzy. Yes. I'm not sure, i-discuss mo ata to later, eh, no? In terms of using your apps. Okay. In terms of filters and everything. Okay. Yes. So we can do that later. Sure. Or we can answer this question later by Sir Ronald. So, okay. Next is play with reflections. So I don't normally use play reflections in terms of my photos. If you're going to look at it, wala siyang masyadong reflections. It's because mas gusto kong nakikita yung mga ano nga, yung mga details niya sa pictures. Because I normally use the or take pictures inside sa loob ng bahay. So pinapasok ko sila for pag naglilinis ako ng garden ko. So bago ko siya ibalik doon sa area nila, so pinapasok na sila, then I take some pictures before putting them back. So I normally do that mga every 3 months. So next is use the leading lines. How do I say leading lines? It's like, for example, you have your small pots. Pagdikit-dikitin nyo lang sila, tapos always take pictures, and the subject should be on a horizontal or diagonal, I mean. So para mas maganda siyang tignan when taking pictures. Okay? Next is look for symmetry. So an image that, a mirror image. So parang katulad kanina yung pinakita ni Kiko na brain, instead of just using one, ang ginamit niya is dalawang brain, brain cactus. So it's a mirror image from one of the other. So that would actually look good in your subject. Okay? So next is keep an eye of repetitive patterns. So I'm sure hindi lang isa yung mga cactus nyo na same element or same species or same variety. So you can line them up, take pictures, diagonal. You can slant or move your picture or your angle, your camera so that it will look nice. So hindi lang naman siya puro straight or puro ganito. So always use angle in your pictures. Next is play around the color and texture of the of your subject. So if you have moon cactus, you can line them up with several colors, or as well as yung texture nung ano nung mga cactus or succulents nyo, so that it will look nice. If you're going to look, I have at the back of my area, I have columnar, I have rounded shape, and then one single columnar. Okay? So, Jello is showing some of my collections na nasa labas lang ng kalsada. So, next is capture the small details. So, when taking pictures of
small details. Not just taking pictures, you can also do videos. Like, for example, if your astro is flowering, what you can do is take a picture or video at the start of the bloom up until the end. So it will be nice for you to have, a memory wherein your flower have bloomed into a full-blown flower. Okay? Next is use natural lighting. As I had mentioned earlier, the best time for you to take pictures is in the morning so that it gives you that warm light, and as well as hindi siya totally exposed when pag nasa phone na. Okay? So, there. Some of my pictures that I have taken inside the sa sala. So, next, also invest on the tripod. So, I know that every one of you might have tripod, but you can use that anytime na para at least yung area nyo hindi siya magiging shaky at hindi mahirap mag-take ng pictures. Or you can also use a timer for your phone. And also sometimes you can take pictures with candid. So it's either together with your dog or with your pet or even you. You can take some photos with candid of you as well. Like for example, one item, if you have some big cactus, you can have someone take a picture of you covering your face with your cactus. So that's one candid that I can think of for you guys to, do a profile pic. Okay? And be unconventional. So how do you be unconventional is, one sample for be unconventional is, for what I have been doing is that I'm taking pictures of my cactus sa loob ng bahay. So usually you can see cactus outside ng garden being taken pictures. So I got that idea sa isang mentor, or not a mentor, probably pina-follow ko sa Instagram. So if you haven't checked my Instagram, nag-plugging talaga ako, Jello. So if you haven't checked my Instagram, please follow me, Awesome Chrizzy. So I know that I haven't updated my Instagram yet for quite some time. Medyo busy lang, pero may fina-follow din ako doon, Craig Williams. I'm following him because he's a professional wedding photographer. Pero similar yung concept ko coming from him na columnars yung collections niya din. So instead of taking pictures sa labas, pinapasa ko sila together with our furniture sa bahay. Iniikot-ikot ko yung mga gamit at nagagalit na yung kasama ko dito. Siyempre, sobrang makalat. Pero I make sure that after taking pictures, I return them. So, next is, our last topic is, don't be afraid to edit. So, use some free apps that you have, that you can download it from Google Play or iOS or App Store. So we have Snapseed. So that's one photo that I'm using, photo app. And then PixArt and Lightroom, and then Nlight for iOS. So what I normally do when editing is that I just make sure or enhance the color of the picture. So I increase
some exposure or lower it down, some brightness, clarity, sharpness is the most, I think every time that I edit, I ensure that there is a sharpness sa editing It's because para makita mo yung texture nung subject when taking pictures. Ayan. Sabi niyo 15 minutes lang. O, 15 minutes lang, oh. Oy, hindi ah. Sinasama ko lang sila ulit kasi baka meron silang questions. Yeah. So, yeah. Any questions so far? Ako may question ako, Crazy. Yo, go. Yung sa ano natin, ay Kiko, naka-mute ka on your own. Oo. Ayun, Crazy, ano bang yung concept ng contrast, yung concept ng brightness, sharpness? Can you give us just a quick background on that? Like, for example, pag sinabi ko bang sharpness, ano yung i-adjust nun sa picture? So, sa phone kasi itself, may editing tool na mismo yung app itself. So, you can actually, let me just do some sample editing. Okay. So, sa exposure, it means that when you increase the exposure, is sobrang white niya yung picture mo. So pag halimbawa, nakalabas ka, when you're taking it picture, na sobrang liwanag, let's say you took a picture around 11 a.m., which is nasa garden ka, sobrang liwanag doon. So, ang tendency mo is you have to lower down or deduct the exposure nung picture na nakuhanan mo. Okay? Next is highlights. So, if you're going to increase the highlights or mawawala yung exposure pero magiging Xerox copy na yung ano mo, yung itsura nung subject mo. Kasi papangit yung yung picture or yung subject itself or the background. For shadow naman, it will increase some of the shadow dun sa ano mo, sa subject mo. So, halimbawa, pag may mga may mga shadow na hindi ganun ka-dark, when you increase the shadow in the app, it will darken that particular spot. And as well as contrast. So, minor editing lang that I do in the editing app mismo nung cellphone, it's because parang ano lang din yan eh. Pag nagsiselfie ka, di ba pag sobrang enhanced na yung editing mo, nawawala na yung lines ng mukha mo or nawawala na yung mga pores or sobrang puti na, so hindi na siya ganun kaganda. So that's the reason why I just do editing for the pictures so that makikita pa rin yung quality or yung texture ng mga cactus and succulents. Okay. So, and I have one last tip for everyone in taking pictures. So, I'm not sure if you're looking at it. So, this is my staging area. So, I normally do 3 items sa isang picture or depende sa magandang ano mo. So, 3 items with one and then one furniture or the other one. As long as it's triangle shape. So that it will give you a better look for the picture. So, So kung merong rule of thirds, meron ding group of 3, ganon. Yes. kaso di ba kapag ka sa picture daw, pag tao, bawal yung 3.
Hindi ko lang alam. So, ayun, sorry, may question si Doc Janet. What does definition in the camera editing do? Ano daw? What does definition in the camera editing do? Baka merong specific app that has that feature. Or something. Definition. Chrissy will get back to you, Doc Janet. Ippm. Actually, I have one as well for iOS. It's just that I haven't tried doing the definition, but I can look at it for you right after this session. So I'll just ping you as to what definition does in editing. Ayun. So, meron pa ba kayong mga questions? Always add numbers daw, sabi ni Miss Marie Salonga. Yes. So, that's why add numbers, if you're going to look at it, dito, tatlo siya. So, di ko na sinama yung isang cactus or columnar ko, but I have one, and then this one, and then the lamp. And then, if you're going to use a single columnar na medyo mataas, so ito lang siya. Very simple, just put it in one pot and then put it in one corner para at least maganda siyang tignan. I-plug ko lang, I got this Euphorbia Engines kay Ma'am Manel Ronquillo. Birthday niya ngayon. So, Ma'am, happy birthday. Uy, happy birthday. Sino ulit? Si Ma'am Doktora Manel Ronquillo. Eh, happy birthday, Doc Manel Ronquillo. Ayun. So far, wala na tayong mga questions. And sobrang si Ma'am Marie Salonga tuwang-tuwa siya sa ating naging episode for today. So, thank you and for appreciating. Oh, malapit ka lang mag-fade. Wala kang ilaw ka dito sa labas. Oh, malapit ka lang mag-fade. So, because of din, that. Ah, sige. Go. Kasi yun dun sa laging add numbers. Ni-research ko rin siya dati. Sa, for example, sa Minindish Garden, usually tatlo rin talaga yung ginagamit. And then parang before kung bakit add numbers parang sa Chinese yata, and ako sure, pero parang nabasa ko yung portion na yun, parang pag even numbers daw parang it signifies sadness, parang ganun. So they make it sure na kapag ka flowers 3, 5, 7, syempre pag marami na hindi na yun mabibilang, pero kung halimbawa maliliit lang yung gagawin natin or kita yung kung ilang numbers, it's kahit sa dish garden or sa flower arrangement, usually laging 3, 5, 7 yung ginagamit, and then so on, parang ganun. Oh. Yes. So dapat paraan. Oo. Janet, balikan mo nga yung mga isa kong pictures diyan na sobrang dami ng columnars. So sige, wait. Hanapin ulit natin yung folder niya, ha. Ito lang yung siguro masasabi ko when taking pictures. Siguro out of 100 plants that I have, gusto ko siyang isama lahat sa isang picture. Pero mali yun eh. So you would have to just pick the most favorite na cactus mo or at least 2-3 items for you to take some pictures. Hindi yung pagsasama-samahin mo siya sa isang picture. Kasi hindi siya ganun kaganda tignan when taking pictures all at the same time. In staging the cactus or succulents. But definitely when taking pictures in the garden, okay yun. Kasi nga, hindi mo naman siya ipo-focus eh. So buong garden mo yung kukunan mong picture. Oh, ayun. Si ano rin, Kiko, do you have any inputs? Si Kiko magaling sa nature and landscape. Narinig kaya tayo ni Kiko? Kiko, can you hear? Oo nga eh. Paano kaya? Naka-mute. Hindi siya naka-mute eh. Naka-pinute mo.
Hindi ko siya mute. Kiko, can you hear us? Joke. Kiko, can you hear us? Hindi. Naku, hindi natin siya marinig. Oo nga. Kiko, can you... Oh. We can't hear you. Sign language. Sign language. We can't... We can't hear you. Ayun. Kiko, we can't hear you. Baka na-mute mo. Na-parpanag. Hindi. We... Ayun. Hindi mo ba kayang i-mute? Hindi siya naka-mute eh. Baka katulad din sa akin kanina na wala siya connection. Can you go back, Kiko? Wait lang. I-kick ko siya para bumalik siya. I-kick. Yan. Ayun, para makabalik si Kiko. Ayun. So do you have any other questions, guys? By the way, for tomorrow, our topic, sorry, last na to na back to back, promise. For Sunday, 4 p.m., Astonishing Astro Fightum. So we will be joined by Jojo Malik Dem, Christian De La Cruz, and Kiervin Zabala of Greenhouse Valenzuela. So catch us again for that. And also, this is going to be available in YouTube, all the videos. So ikakat-kat ko na lang kasi medyo 3 hours palagi yung ating mga videos. Gov, 3 hours na. Sorry. Ayan. Mag-end. Oh, ayun. So, any other... Ay, from intro naman yun. Oo. Ayoko ba matapos? Nasaan na si Emma Kicks? From intro oo, naman nga, yun. Wait. Habang hinihintay natin si Kiko. Kiko, come back. Oo, come back, Kiko. Kung napapanood Kiko, mo back. Kami ngayon, go back. Ayan, yun siya, yun siya. May tanong pala ako kay Wilson tsaka kay Kiko. Narinig niyo na ako? Yan! Yes! Perfect! Welcome yes. back! Ano pong tanong? May tanong ako sa for Dish Garden. Like, I'm not sure if may mga nabentahan na kayong Dish Garden during the ECQ. But how do you sell your Dish Garden during the ECQ? How do you sell? Actually, kasi ako, sige ako muna, hindi ko talaga siya ginagawa or binibenta na ano eh. Kumbaga parang, pagka meron kasi akong gustong gawin, ginagawa ko lang siya, tapos pinipicturean ko na siya ng maganda. And then, may mga start na nagtatanong, yung iba naman kasi talaga na talagang nagpapasadya na magpagawa, tinatanong ko muna kung ano yung gusto nila. Tinatanong ko muna kung saan nila ilalagay. Ine-educate ko sila kung ano ba yung itsura nung ano nila, nung area nila. Kasi minsan parang it's not dahil gusto mo lang makabenta eh. Pero dapat alam mo na yung customer mo is may enjoy niya yung plant. Not because na parang nagandahan lang siya. Kasi minsan kahit gaano kaganda or kahit gaano ko gusto ibenta yung ginawa ko, hindi ko sila binibentahan or nililimit ko. Pwede akong mag-suggest ng ibang halaman na pwedeng gawin. Kasi minsan pag nag-post ako ng magandang arrangement ng succulents, tatanungin agad nila kung for sale. Sasabihin ko, pwede naman, pero tatanungin ko saan area ba nila ilalagay or saan ba nila o anong balak nilang gawin doon. Kasi para ma-enjoy din nila yung value ng pera nila. Hindi lang dahil binentahan ko sila dahil gusto kong umita or what, pero dahil alam ko na somehow maaalagaan din yung plants. So yun, okay. Parang gagawa ako. Yes. Okay, thank you. Ayun. So, before we end, any last words for our viewers? So ano yung pinaka-final? If you are to give them one advice, what's your advice to them? So let's start with Gov. Ako na naman. Practice. Yes. Yon. So kay Gov, practice. What about you, Wilson? Practice, hindi, Angel. Inulit lang.
Inulit ko lang kasi wala na akong maiisip. Hindi. Lang, gaya ng sinabi ko kanina, no? So, huwag kayong matakot mag-experiment. Try and error din yung ginagawa namin. Hindi porket nilagay namin doon. Yun na. So, try to experiment. Yes, mag-experiment ka kung anong gusto mong ilagay doon. Kung nababagay ba. Use, syempre, cactus na kung gusto mong maganda yung ano mo, yung gagawin mo. Planuhin mo talaga. And then, make it sure na parang meron ka nang naiisip sa mind mo para ipa-plot mo na lang siya. And ano pa ba? Yun, make it always make it neat kasi yun yung minsan nakakalimutan ng mga ano natin ng mga gumagawa natin ng mga dish garden. Parang gagawa sila pero hindi nila ma-maintain yung neatness, hindi nila ma-maintain yung itsura, parang hindi nila nililinis, nandoon pa yung mga patay na dahon. So dapat kapag yung plants mo ano na, parang neat siya, as individual dapat maganda na siya para pag pinagsama-sama mo siya maging mas maganda pa yung kalalabasan niya. So, yun lang. Huwag kayong matakot mag-experiment. Mm-hmm. What about you, Crazy? So, same with Gov. So, practice makes perfect. So, if you're going to look at it, sa isang photo na ginawa ko, I don't know if you're looking at it, ang dami kong take. So, hindi lang talaga siya isang take, but you'll also have to practice and take pictures multiple times para ganyan din ginagawa ako. So, hindi ka nag-iisa. Pictures, isa lang yung mapipili mo, no? Pipili ka talaga siya multiple times. You have to add, you have to maisama para at least makuha mo yung gusto mo. But there will be times that yung pinakaunang picture mo, yun yung pinakamaganda. It's ano siya, parang spur of the moment na nakita mo, ay, ang ganda, kukuha lang ko to ng picture. Pero the next photos, parang ang pangit na, it's because nagdagdag ka ng maraming elements na pipicturan together with that subject, which it doesn't look good anymore. Tama, oo. Correct. Kasi minsan kasi nakaka madaming picture ka in a slight change of your angle sa phone mo. Nag-iiba yung ilaw eh. Mapapansin mo yan. May iba yung ilaw niya, may iba. Tapos kung medyo pasmado ka like me, talagang dapat madaming pictures ang kailangan mong kuna. Kailangan ng tripod. Ayun. Kiko, so, please. Si Kiko. Kiko, please come back kasi yung tripod. Very handy siya. So, mine. Maliit lang siya. Very handy. Oh my God, ang cute. Binibenta mo po. Mine agad? Mine. Ay, grabe. Chrissy, Pag-giveaway daw sa atin. Pag-giveaway si Chrissy. Thank you very much for the generosity. Kasi wala pa rin sponsors tong Jero Sanctuary Live Series. So. We're calling in for sponsors. Kiko, if you can go back, wala pa tayong ating traditional wave. Para mapuno tayo. So, ayun, again, Gov, Wilson, and Chrissy, thank you very much for accepting my invite. You din. Thank you. Kahit na pressure kayo sa episode sobra. Na to. Sobra. And I hope... Siguro po lang problema, daming halaman eh. Oh, I hope madami sila natutunan sa atin. And yes. Hopefully we can continue this. Para naman hindi natin masyadong mamiss ang isa't isa bilang wala pang mga events. We still can't see each other. Namimiss mo lang kami. Ayun. Oo nga eh. Nakakamiss nang pumunta sa circle. Bukas na siya. Bukas na yung circle. Ah, talaga? Kasi I think 2 weeks ago, galing ako ng Quezon City. I was planning to go to Circle. Tinext ko si Kuya Rick. Sabi niya hindi pa daw nagpapapasok. Kasi may mga, may mga tao ata doon na nagsistay. Ginawang facility yun, di ba? COVID facility. Ang Circle, ginawang COVID facility? Yes, alam ko. Kaya kung gusto mong pumunta, bahala. Ayoko palang pumunta.
Ayun, basta guys, stay safe. Magta-try na lang ako mag-insert kay Kiko dito ng picture niya. But for everyone, can you do a wave, can you do a wave for 5 seconds and then I'll take our screenshot? For 5 seconds, continuous, ha? 1, 2, 3, 4, 5. Go. Wala pa, hindi pa siya lumalabas sa phone ko. Yan, 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 yan. Yan, okay na. So, ayun. Kiko, wherever you are, I hope you are safe. Ayun. Hindi na nakabalik. Sure. Oo, hindi na siya nakabalik. Baka there are some technical difficulties. But again, guys, thank you so much for watching. Tomorrow, catch you again at 4 p.m. for Astonishing Astrophytum. Thank you, thank you, everyone. Thank you, Jello. Thank you, Chrizzy. Thank you, very much. Stay safe, everyone. Bye. Ayan, Kiko, you're back. Wilson, nasan ka? Naririnig kita pero hindi ko na ma-access yung ano. Teka. Hindi, open pa siya. Sige, para makapag-picture tayo. Paano? Naglilinis na ako dito ng kanya. Teka lang, paano? Ayan, nakalay pa rin tayo ha, guys. Sorry. Ayan. Grabe. Nasa loob na ako ng kwarto. Matutulog na agad si Wilson. Ang bilis mo ah. Good night. Nasa kwarto. Hindi, may sunod na meeting ako eh. Ah, okay. Sige. Oh, let's do the wave na lang ulit. Let's do the wave. One. Ano ah, for 1 minute ha. Straight 1 minute tagal. Kasi mabagal eh. 1, 2, 3, go. Straight na wave ah. Wait lang. Wag muna. Wala pa siya sa phone ko. Sorry, ang tagal ng phone ko. Ano to? Ang tagal naman yan. Wait lang. Wait. Panata mo ko ba yan? Ayan na siya. 1, 2, 3, go. Ay, wait lang, nalaki yung phone ko. Wala ko tayo ni Jello. Hindi, ayan na. Done na. Thank you guys for staying with us. We still have 15 viewers. Kulit. Ito yung 3 hours mo, ha? 4 hours, grabe. About 3 hours. Oo. So, I'll end the broadcast, pero if you can stay so that, you know, makapag-check out. Yeah, that's fine. Thanks, guys. Bye-bye. Bye.